ang tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo, may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, binabati ko po ang bawat isa na nakatutukoy. Maaga tayo ng 1 minute, sorry. At isang malugod na pagbati po sa ating lahat, isang mapagpalang hapon na muli tayong magkakasama, mga minamahal na kapatid, sa araw ng linggong ito, ngayon sa ating programang The Teaching. At hindi lamang ako ang babati sa mga kapatid natin na kasama natin online. Nandito rin yung ating mga kapatid na kasama natin online. So, pwede kayong kumaway. Kayong mahiya sa yun yung pagkaway. Yan. So, yun mga minamahal na kapatid. Tayo po ay magpapasimula na sa ating gawain ngayong hapong ito sa pag-aaral at pagpapatuloy na pag-aaral natin sa aklat ng Ecclesiastes. Bago po yan, hinihiling ko po na tayo po ay pangunahan sa panalangin ni Sister Michelle sa ating pambungad na panalangin ngayong hapong ito. Panginoon naming Diyos, mapagmahal at dakila sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pag-iingat niyo po at paggabay niyo po sa kalahating araw na dumaan sa aming buhay, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kami po ay pinagtipon-tipon niyo po ulit upang kami po ay makinig ng inyong banal na salita, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami na patuloy niyo po kaming binibigyan ng pagpapala. Panginoon, dinadalangin po namin na kayo po ang gumabay at mag-ingat sa amin, sa mga kapatiran namin na wala sa aming piling. Nawa, Panginoon, ay ingatan niyo po sila. Ang mga kapatiran po namin na papunta pa lang po, Panginoon, gabayan niyo po sila, Panginoon. Panginoon, kayo po ang siyang pumatnubay sa bawat isa sa amin, sa mga kapatiran namin na nasa kani-kanilang kongregasyon, nawa ay ingatan niyo din po sila, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so muli isang malugod na pagbati ngayong hapon. Bagamat mainit ang panahon, malamig na rin, no? Medyo mahangin na rin at masarap na rin bumiyahe sa mga kapatid natin na nangunguna sa pangangaral sa iba-ibang lugar. Antay natin ang Marso, no? Yung medyo nakakabugnot na magbiyahe at yun ay talagang napakainit. Pero pinapasalamatan pa rin natin ng Panginoon sa anumang klase ng panahon na meron tayo dahil nandun pa rin ang kanyang pag-iingat at kanyang paggabay. Okay, so tayo ay magpapatuloy na sa ating pinag-aaralan at bilang summary or pwede nating sabihin na buod sa ating mga napag-aralan sa apat na kapitulo. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, and Chapter 4, ating himay-himayin yung ating mga napag-aralan.
So, yan. Kung nakikita nyo sa ating screen, yung buod ng mga huling na pag-aralan ay sa chapter 1, verses 1 to 3, nakita ni Haring Salomon, no, sa kanyang mga naisulat na lahat ng nandito ay walang saysay, no. Ano ba ibig sabihin ng lahat nandito ay walang saysay, no? Ibig sabihin lang niyan, no, walang kapakinabangan ang meron sa sanlibutan na ito, no. At lahat 'yan nakikita niya ay mapaparam lang. So isunod natin yung ating napag-aralan naman sa verse 4 hanggang 11. Yung verse 4 hanggang 11 ng chapter 1, sabi naman dito ay kawalang saysay ng mga ikot ng buhay o yung cycle, no, ng ating pamumuhay. Kung saan may papanganak, lalaki, o tatanda, mag-aasawa o hindi, nandun yung mga choices sa buhay, magtatapos o hindi, magtatrabaho o hindi, nandun na yung mga choices. Pero yung cycle, mangyayari, tatanda siya, mamamatay siya, may ipapanganak muli. So, ganun lang din. Even yung cycle din ng buhay natin, in terms of technology, ganun pa rin. Kahit ba umuunlad ang teknolohiya, napapagaan ang ating mga gawain, it doesn't change, sabi ni Haring Salomon. Yung ikot ng buhay natin ay wala pa rin saysay. Tuloy natin yung verse 12 to 18 naman. Yan. Yung 12 to 18 naman ay kawalang saysay ng karunungan ng tao. Yan, kung ano man yung nalalaman niya. Gaganito ko na lang ha, para mas madaling makita. Yan. Next, kahit na ba marami ka nang nalalaman, marami ka mang naiambag sa mundo, wala pa rin yan saysay. Sabi pa sa verses 1 to 11 ng chapter 2, kawalang saysay ng kasiyahan at kayamanan. Yan. Pinagpapatuloy natin itong pag-aaral natin sa Ecclesiastes na kung saan nakita ni Haring Salomon na yung kasiyahan sa ilalim ng araw, yung under the sun, itong kinalalagyan nating daigdig, ay walang saysay yan. Gayun din yung ating kayamanan dahil lahat yan ay mapaparam. Sunod ay yung verse 12 to 17 naman. Verse 12 to 17 ng chapter 2, kawalang saysay ng karunungan. So inulit lang din niya yung sa 12 to 18, no? Binalikan niya. But this time yung ibang karunungan pagdating hindi lamang sa teknolohiya, yung kanyang pagpapagal, yung kanyang pinaghihirapan, yung karunungan niya, maaaring independently sa pag-aaral o saang bagay siya magaling, no? Yan ay walang saysay, sabi ni Haring Salomon. Next, yung 18 to 23 naman ng chapter 2, pag-aralan din naman natin yung kawalang saysay ng pagsusumikap. Yan yung nabanggit ko. Kahit ba magtrabaho tayo na magtrabaho, cycle lang din yan, no? Maunawaan, siguro karamihan kasi ngayon ang nakasama natin dito ay estudyante. Pero pag kayo ay nakatungtong na sa mundo ng paghahanap buhay at mga responsibilidad, no? Minsan mas maiisip nyo pa, sana nag-aaral na lang ako. Kasi wala ang saysay. Paikot-ikot lang din yung cycle na yan. Sumunod, chapter 2, verse 24 to 26 naman, ay masihan tayo sa kung anong meron tayo. Yan na nga yung contentment, no? Kaya napag-aralan din natin yung Philippians, di ba? Chapter 4, verse 13, na kung saan yung context ng pinaka-meaning ng mga naisulat ni Apostol Pablo ay patungkol sa pagiging kontento. Yung kasiyahan na kasama ang ating Panginoong Heso Kristo na tayo ay natututong makontento sa buhay. Pero hindi masama mga minamahal na kapatid yung tinatawag nating pagsusumikap, no? I mean, i-uplip yung improvement ng buhay. 'Di ba kung kayo ay nag-aaral, may mga bagay kayong gusto bago dahil sa teknolohiya, hindi masamang maghangad na mga ganun. Naiintindihan niyo pag sinabing contentment, yung hindi mapakali. Yung naipagpapalit lahat alang-alang lang sa kagustuhan.
sapitan ng kanyang kagustuhan. Yung meron ka namang cellphone, gustong magkaroon pa ng mas mataas, mas madami, mas marami pa akong cellphone. Gusto ko pa lahat, nasubukan ko. Yung mga ganun, no? Kahit ba hindi siya yung napaka-importante sa kanya. Yung baga, alos, hirap na hirap na, no? O naipapangutang pa. No? Yun yung ano eh, yun yung ibig sabihin na natin na walang kakontentuhan eh. Pero hindi masama na maghangad kayo kahit balites kung yan ay part ng pagpapagura nyo. Yun. So I hope naiintindihan ako ng ating mga kapatid, no? Na nauubos yung oras, nauubos yung lakas sa pagtatrabaho, mabili lamang yung mga bagay na nandito sa sanlibutan, na which is sabi ni Haring Solomon ay walang saysay. Sa chapter 3, verse 1 to 11, napag-aralan din natin dito, mga minamahal na kapatid, yung a time to everything, oras para sa lahat, no? May panahon ng masaya ka, may panahon ka ng kalungkutan, may panahon ka ng pagdadalamhati, no? Merong kapanahunan ng pagsisiya sa pagtatagumpay. Yan. So, napag-aralan din natin yan. At nakita yan ni Haring Solomon na lahat yan ay nandito sa ilalim ng araw. O dito sa mundong kinalalagyan natin. Yung 12 to 13 ng chapter 3 ay napag-aralan naman natin, in summary, ang kaloob ng Diyos na tamasahin kung ano ang meron tayo. Yan. Ito kasi yung buong ano eh, kabuuan ng contentment, mga minamahal na kapatid, na kung saan, kung ano yung meron tayo, matuto tayong masiyahan. Di ba sinabi rin naman sa banal na kasulatan yan eh, sa New Testament, di ba? Matuto tayong masiyahan sa kung ano meron tayo. Dahil kung ano yung meron tayo, galing sa Panginoon yun. At ang galing sa Panginoon ay mabuti. Kaya walang magsasabi sa inyo ng may kasamaan, no? Dahil yung kasamaan, na kung ano merong kasamaan, ay hindi galing sa Panginoon yan, no? Galing sa ibang nag-o-offer ng kasamaan. At alam niyo na kung sino yon. Sunod ay yung napag-aralan natin. Ito. Sa chapter 3 pa rin, verse 14 to 22, Diyos ang huhusga. Sinabi ni Haring Solomon, ang Diyos ang may kakayahan ng mag-judge, no? Lalong-lalo na sa pinakahuling hantong ng ating buhay espiritual. Yan. Huhusgaan kasi tayo eh. Next, ating napag-aralan pa ang chapter 4, verse 1 to 3, yung painful world, di ba? Dahil talaga namang sabi, maraming sabi, broken world meron tayo eh. No? Isang masakit na mundo. Kaya itong kinalalagyan natin, from start is maganda to, di ba? Wala namang nilalang ang Panginoon nung umpisa, lahat ng nilalang niya ay mabuti. Kaya lang, ang nangyari, infested ng kasamaan at kasalanan. Kaya later on, isang malaking basurahan ang mundong ginawa ng ating Panginoon. Kaya meron tayong painful world na kinalalagyan. At kasama dyan sa chapter 4, verses 4 to 6 naman, at kasama rin sa kabulukan ng mundong ito, ay yung inggit. At it's a cycle din, no? Hindi nawawala yung inggit na yan. Eh. Kahit nga siguro nung mga panahon na yon, maraming naiinggit din, di ba? Yung mga Pariseo, Saduceo, naiinggit kay ating Panginoong Hesukristo, no? Sa panahon ngayon, di ba, marami rin mga pag-uugali na iniisip natin na baka na dito lang siya nanggaling. Pero ako naniniwala, baka noon may mga Marites na eh, no? Naniniwala ba kayo? Baka noon may mga ibang klase na ng ano, no? Ng mga Marites. Next, yung ating napag-aralan sa chapter 4 din, verse 9 to 12, ay mas maigi yung dalawa. Kaya no man is an island eh. Mas mahusay ang dalawa kaysa sa isa. Yan. Kaya hangga't maaari may mga manggagawa tayo na ano no, lumalakad ng magkakasama kasi part din kasi yan no, ng
naintindihan natin na mas mabuti yung dalawa. Pero may darating din, may such a time, di ba? May nangyayari din. Si Pastor Chito, yan. Madalas nun sa Paranaque, mag-isa nga lang lumalakad dyan. Eh, no? Pag nandun na siya sa iglesia, dun na yung kasama niya. No? And it's, ano naman yun? It's understandable naman yun. Maganda rin kasi yung ganun. Napapractice mo na ikaw mismo lumalakad at nangangaral na mag-isa. Although, si Jesus Christ, di ba? Nag-ano naman siya, kumuha siya ng mga apostolis niya kasama. At even then, nung nawala ang ating Panginoong Heso Kristo, lumalabas, nangangaral sila in pair. Yan, di ba? Si Silas, si Barnabas, yan. Bernabe pala, sorry. Next, chapter 4 pa rin, at sa mga last verses, yung 13 to 16, yan. Panandali ang popularidad. Yan. Fleeting popularity. Yan. Okay, so mga minamahal na kapatid, yan lamang po yung ating napag-usapan at napag-aralan nung nakaraang Sunday. Batiin muna natin yung ating mga kapatid online. Yan si kapatid na Arnel, Sister Kathleen, kasama si Sister Rosil, si kapatid na Janelle, si Sister Mary Rose, si kapatid na Brix at si kapatid na Detdet, si Pastor Junior, si Brother Joshua, Sister Genesis, at si Pastor Daniel, nakasama si Sister Tas. Yan, si kapatid na Kleng, kasama rin natin sa hapong ito. Okay, so tayo ay mag-aaral, mga minamahal na kapatid, ng apat na chapter. At sisimulan natin sa chapter 5 at may awa ang Diyos, matatapos natin ang chapter 8, 5, 6, 7, 8. So, tayo ay mag-aaral ng apat na kapitulo. Okay, kapatid na Narvin, sinong gusto mong unang magbasa? Sunod-sunod na. Mauna sa'yo? Oh, sige. Si Pastor Chito. Yeah. Talaga nagpapaliwanag pa eh. Nag-i-explain pa si Yan. Sa gilid ng Pastor Chito, i-re-ready ko lang po yung inyong babasahin sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1 to 7 po. Ayun, pakibasa po ang Ecclesiastes chapter 5 verse 1 to 7. Ingatan mo ang iyong hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Ang lumalapit upang makinig ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog ng mga hangal. Sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya kaunti lamang ang iyong maging salita. Sapagkat ang panaginip ay dumarating nakasama ng maraming pasanin at ang tinig ng hangal nakasama ng maraming mga salita. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad. Sapagkat siya ay walang kasiyahan sa mga hangal, tuparin mo ang iyong ipinanata. Mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng panata kaysa ikaw ay gumawa ng panata at hindi tumupad. Huwag mong hayaan na akayin ka ng iyong bibig sa pagkakasala at huwag mong sabihin sa harapan ng anghel na iyon ay isang kamalian. Bakit magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Sa maraming mga panaginip, sa maraming salita ay kawalang kabuluhan. Ngunit matakot ka sa Diyos. Amen. Salamat po sa pagkakabasa ng banal na salita. Okay, let's dive in, mga minamahal na kapatid, no? Una, sige, ito para medyo maganda yung ating pag-aaral. Kahit yung verse 1, si Pastor Eugene, pakiliwanag nga sa iyong pagkakaintindi. Ano yung ibig sabihin ng verse 1? Kung ano, yung paliginip po natin ng salita sa atin, kami ng Diyos, is mas okay, mas mabuti daw doon kesa yung mga kanitari, mag-hain mo, mag-offering ng
mag-offer tayo sa ating Panginoon Diyos, pero hindi naman tayo makikinig ng mga salita. Tama, no? So, mas maganda pa yung alin? Yung pagsunod, no? Kaysa yung pagbibigay ng sakripisyo. Yung buong sarili mo, parang pakitang tao yung ginagawa mo, pero wala doon yung puso mo. Mas ninalais pa ng Panginoon na yung pagsunod mo, mas importante yung kaysa yung mga bagay na sinasakripisyo natin. Yung verse 2 naman, maganda naman din yung ibig sabihin ng verse 2, si kapatid na Michelle. Sa pagkakaintindi, sa verse 2, yung huwag po tayo pabigla-bigla sa mga sinasabi natin. Saka po yung sinabi po dito, yung huwag magmadali ang iyong puso. Ibig sabihin po is, kasi ano po siya ng, yung pananalita po natin is nakabase po sa sabihin po ng puso natin. At hindi po dapat tayo bigla-bigla sa mga desisyon at sa mga kasayitang binibitawan po natin. Yan, tama yan. No? Kasi yung aral din na isinulat niya ay Haring Salomon dito, pag pabigla-bigla ka kasi, mas nangingibabaw yung emosyon. Yun yung ibig sabihin nito. At pagpadalos-dalos tayo, di ba? May kasabihan nga eh. Pero yung kasabihan yun, dito nang galing yun, di ba? Na huwag kang magdidesisyon ng pabigla-bigla. O magdidesisyon pag ikaw ay galit. Naririnig yun, no? Misan, sa Facebook, papakita lang yun. Yung quote na yun eh. Pero lahat yun galing dito sa salita ng ating Panginoon. Sabi sa verse 3, sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Ay, anong pagkakaintindi nyo rito? Sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan. Commonly, ibig sabihin nun, lahat naman tayo nananaginip. Sino rito yung nakapanaginip lang pagabi? Okay, maglala, hindi ko naman tatanungin yung kung anong napanaginipan nyo. Pero, si, kapatid na Hilary, nanaginip ka ba? Nakatawa si kapatid na Hilary. Nanaginip ko ba kagabi? Commonly, no, tayo na nanaginip tayo sa ganyan, sa karamihan. Yan. At ang tinig ng mga sa karamihan ng mga salita. So, lumalabas din na ibig sabihin dito na ang mangmang ba ay common sa karamihan. Kung paano common daw yung panaginip sa tao, ang mangmang din ay common sa karamihan. Totoo yan. Yes, at karamihan. Talaga ang tao ay mangmang, lalong-lalo na sa salita ng ating Panginoon. No? Sabi sa verse 4, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad. Ito, importante ito, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata. Mangmang pala ang tinatawag kung ikaw ay nangako na hindi mo tutuparin. Para sa Panginoon, ha? Mas importante yun. Kasi yun yung ano eh, ang tawag dito, yun yung perspective ng Panginoon, yun yung kanyang pinaniniwalaan at pinanindigan na kung ikaw ay nangako sa kanya at hindi mo tinupad, eh, mangmang ang tingin niya sa atin. Pagkatapos pa lang ng bautismo, nangako ka, ako po ay talagang tutupad at talagang magiging mabuting Kristiyano. But later on, hindi nangyari lahat ng yun, hindi natupad yung mga yun. So, maaring mangmang yung tingin ng ating Panginoon sa atin. Tanungin po natin ang ating mga kasama ngayon online. Yan. Napagpalang hapon naman po kay Sister Emily Manlangit. I hope nakasama si Pastor Edgar. Sabi ni kapatid na Junel, obedience is better than sacrifice. Yan, tama po yan. Okay naman po yung audio natin, mga minamahal na kapatid. Sige po, tayo po ay magpapatuloy. Sabi sa verse 5, maigi ang ikaw ay huwag manata kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. So merong may ibig sabihin merong pang mas katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero wag niyong isipin na wag na lang akong ano. Wag na lang akong mamanata. Kumbaga nagiging tawag doon safety ba 'yung tawag doon, yung kasabihan na ano? Playing safe. Yan. Salamat, no? 'Di ba? Parang nasa isip na lang niya, eh, ganun pala, katanggap-tanggap pala sa Panginoon na huwag mamanata. Hindi na lang ako mamamanata sa Kanya. Kaso ang hirap naman noon, di ba? Kasi parang hindi natin na ipapakita yung pagmamahal natin sa Panginoon kung hindi tayo magte-take oath, mga ngako sa Kanya, o kaya yung, tawag dito. Ang sarap kasi sa pakiramdam eh. Lahat naman tayo rito, siguro naka-experience ng ano, no? Nagkaroon kayo ng girlfriend and boyfriend. Kapatid na Narvin, nagkaroon ka ng girlfriend? Naya-experience mo ba nagkaroon ng girlfriend?
Ito parang hina ng boses sa kapatid ng Narwin. Experience. Oh. Nasubukan mo bang mangako sa kanya? So, nung nangako ka, natupad mo ba yun? Natupad mo ba yung pangako mo? Anong mahirap? Mahirap na baka magalit siya sa'yo? O... Yes, tama, di ba? Oo, tama, no? Sabihin sa'yo ng girlfriend mo na pinapaasa mo lang ako. Narvin, pinapaasa mo lang naman ako eh. Kasi makailang ulit ka nang nangangako, hindi mo tinutupad. Same way, no? Parang ganoon din ang ano, no? Kahalin tulad nun. Pag tayo ay namanata sa Panginoon, mas gusto pa ng Panginoon, wag ka na lang mamanata kung hindi mo kayang tuparin. Kaya pwede nating ma-assess kung sa buhay natin dito sa sanglibutan, no? Tandaan natin si Haring Solomon, nakapokus siya rito sa nakikita niya. Although salita ng Panginoon itong Ecclesiastes, hinayaan ng Panginoon na ilathala ni Haring Solomon lahat ng kanyang assessment sa mundong ito. Iba kasi ang overview. Eh. Pag ang Panginoon ang nag-overview or ang Panginoon ay nag-focus tumingin sa mundong ito, magkaiba sila ng tingin ni Haring Solomon. Kasi ang tingin ng Panginoon sa ginawa niya talaga mabuti. Eh. Kaso pagdating dito, iba na yung perspective ni Haring Solomon. At ang nakikita niya ay yung realidad. Kaya napaka-importante na napag-aaralan natin. Dahil yung realidad din na mangangako tayo sa mahal natin sa buhay at hindi natin gagawin, ba'y masakit din yun. Or kinatatampoy, kinagagalit. O minsan, yun pa'y nagiging mitya, nagiging reason sa lahat, no? Na mga break-up, maraming ganun eh. Lalo na ngayon, mga kabataan. Minsan, ano yan eh, kami ni kapatid na kaling, pag nag-uusap kasi, din since high school pa kami, nagtatawa nang kasi kami kung paano namin na-overcome, pinaka-childish, ano namin, experience namin sa bilang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Dahil talaga namang, nagtatawa nang kasi kami, dahil ang bababaw, alam mo, isang linggo kaming hindi mag-uusap, dalawang linggo kaming hindi mag-uusap, na napakababaw lang. Pero ang sarap pa kasi pagbabalikan mo yun, na-overcome mo pala yung ganun, childish, thinking at hindi kayo yung nagpaka-mature. At ba't tinitignan niyo si kapatid na Joanna? Okay, sige. Basta, naintindihan na natin itong verse 5. Ah. Sabi sa verse 6, huwag bayaan ang iyong bibig na kasalanin ang iyong laman at huwag kang magsabi sa harap ng anghel na isang kamalian. Bakit nga magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay. Since ito ay sinulat ni Haring Solomon, no, yung kanyang nababanggit dito, anghel, yung mga tao ng Diyos, siyempre sa panahon natin ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo na. Yung dapat hindi tayo nagsasalita ng masama sa kanya, or minsan tinitake for ano natin yung take in vain, yung kanyang pangalan. Agree naman kayo rito, di ba? Huwag bayaan ang iyong bibig na pagkasalanin ang iyong laman. Yung paggamit ng bibig kasi, ang dami talagang ano yan, no? Ang daming magagawa niyan. Napaka-vital ng salita, yung bibig natin, pag ginagamit natin sa ebanghelyo, sa pangangaral, napaka-importante yan. Pero kung gagamitin din natin yan sama-sama, ba, effective din yan. Epektibo rin yan. Napaka- epektibo niyan to the point na sinulat ni bayaning Gat Jose Rizal na mas matalim pa yung ano, di ba? Yung words kaysa sa matalim na tabak din. Galing din sa Bible yun eh. Si Rizal din naman ay nagbabasa rin ng ano, ng banal na kasulatan. Sabi sa verse 7, sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan. At sa maraming mga salita, ngunit matakot ka sa Diyos. Yan. Minsan mo kayong ano rin, no? Laging pag may napanaginipan, ay ano kayong ibig sabihin nun? No? Laging sign kaya ito? May ganun ba kayo minsan? Pag nanaginip kayo? May kahulugan, ano? Pero sinabi naman dito, sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may walang kabuluhan. No? Minsan kasi ano yun eh, lagyan natin ng konting science kasi importante rin naman yun dahil tayo rin naman ay part ng siyensya. Pero alam natin na may higher authority sa science, yun yung ating Panginoon na lumalang ng lahat. Pero sa siyensya, sinasabi rin kasi, may mga stock knowledge o stock na mga pangyayari na nasa isip natin dahil yung brain natin ay very complex. Napakahirap intindihin ang utak ng isang tao.
At may mga storage ano dyan na kinilalagyan ng memory na kung saan minsan yan din yung nauhugot, di ba? Pag nakakapanaginip. So, minsan kung ano yung mga madalas mong iniisip ng araw na yun. Pag excited ka, minsan napapanaginipan mo pa eh, di ba? So, agree naman kayo nun. Pero sinabi sa Banal na Kasulatan, sa pananaw ni Haring Salomon, na walang kabuluhan, karamihan ng mga panaginip yan. Mas importante na yung pagkatakot sa Diyos, no? Nandoon na, maaaring siguro pag nakapanaginip kayo ng hindi maganda, libisan pag-gising nyo, nagpapasalamat kayo, buti na lang panaginip. Pero itry nyong ipanalangin na lahat yon ay maging maayos. Lalo pag nakakapanaginip kayo ng hindi maganda sa pamilya, sa kaibigan, sa sitwasyon. Kaya mas maiging, doon tayo may takot. Huwag tayo matakot sa panaginip, mas matakot tayo sa Diyos. Okay, tingnan ko lang yung mga reaction ng ating ano. Kaya salamat sa pag-confirm. Next, pag-aralan natin yung verse 8. Mabasahin ni kapatid ng Arvin yung verse 8 hanggang 9. Kung ang iyong nakita, isang lalawiga na ang dukha ay inapi, at ang mga katarungan at katuwiran ay inalis, huwag kang magtaka sa pangyayari, sapagkat ang mataas na pinuno ay minamasdan ng mas mataas at may lalong mataas pa kaysa kanila. Ngunit kapag isinasaalang-alang ang lahat ng bagay, ang hari ay pakinabang sa lupaing may binungbungkal na lupa. Yun po. Okay, hanggang 9 lang. Sa pagkakabasa. So sa verse 8, sabi rito, kung iyong nakikita ang kapighatian ng dukha, at ang karahasan, pag-aalis ng katulan at kaganapan sa isang lalawigan, huwag mong pamanghangaan ng bagay sapagkat ang lalong mataas ay sa mataas ay nagmamasid at may lalong mataas kaysa sa kanila. Alam nyo, kahit sa trabaho, meron yan eh. Diba? Ito yung isang empleyado, ito yung subordinate, ito yung kanyang bisor, ito pa yung kanyang section manager, ito yung kanyang department manager, ito yung kanyang susunod doon, general manager, susunod yung president, sunod yung CFO, sunod CEO. Sabi niya parang, yan, ganyan ang ano, ikot sa mundong ito, yun, sa buhay ng corporation, sa buhay ng ano ng empleyado. So lahat, kahit sa ranggo ng pagkamilitar, di ba, ito yung private, ito yung SPO1, SPO2, 3, 4, so on and so forth. Yan. So huwag niyong kamanghangaan yung mga ganyang bagay na yan. Yan. Part na yan. Sabi sa verse 9, bukod dito ay sa lahat ang pakinabang sa lupa, ang hari man ay pinaglilingkuran ng bukid. Yan. Anong, ano sa tingin nyo ang pagkakaintindi nyo rito? Si kapatid na Narvin, ano sa tingin mo? Bukod dito ay sa lahat ang pakinabang sa lupa, ang hari man ay pinaglilingkuran ng bukid. Kahit mismo yung bukid, no? Anong pagkakaintindi mo, kapatid ng Narvin? Verse 9. Ano ba tayo sa chapter 9? Bukod dito ay sa lahat ang pakinabang sa lupa. Totoo naman eh, lahat napapakinabangan natin dito sa lupa. Ang ginawa ng Panginoon lupa, tayo nga galing sa lupa eh. So tayo, napapakinabangan natin yung lupa kasi diyan tayo galing. Napapakinabangan natin yung lupa sa mga pananim. Napapakinabangan natin ng lupa sa tahanan, kung saan dyan mo nilalagay, no? Maliban na lamang kung nakatira ka sa puno, pero yung puno, sa lupa pa din. Wala pa namang nakagawa ng tahanan na lumulutang. Siguro sa mga ano lang yun, fiction na movies, fiction na mga stories. Pero lahat, nakikita na ang pundasyon, nandito sa lupa, nandito ang kapakinabangan eh. Nandito nakapokus ang tao. At yung hari naman, makita ni Haring Salomon din, even yung lupa, pinaglilingkuran siya. Eh ano niya, kontrolado. Ibig sabihin, ang isang hari, kontrolado niya lahat ng kanyang nasasakupan. At binabanggit ni Haring Salomon yan, sinasabi niya na yan ay laging meron habang tayo ay nandito sa mundong ito. Yung sistema na yan. May mga ibang bansa naman, may mga hari pa rin. Pero tayo may presidente, may... Katulad yan, yung nabanggit ko, may iba-iba. No? Mayroong konsehal, pupunta ng
Vice Mayor, Mayor, Vice Governor, yan, di ba? Sunod-sunod, no? At lahat yan ay mayroong mga katungkulan na kung saan tinitignan din nila ang sarili nila na pinaglilingkuran sila ng bukid o yung nasasakupan nila. So, hindi yan bago. Huwag kayong mamangha, sabi ni Haring Salomon. Dahil yan ay normal habang tayo ay nandito sa mundo ito. At ilang libong taon na nagdaan, at yan pa rin naman ang kinagisnan natin hanggang ngayon. Nagpapalit lang ng pangalan. Lamang salitang presidente sa Biblia. Pero yun na rin yung equivalent. No? Ganun din yan. Verse 10 to 12. Pakibasa ni Pastor Eugene. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siyang umiibig sa kasaganahan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yaon. At anong pakinabang mayroon ang may-ari niyaon, kundi ang mamasdan ng kanyang mga mata. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami, ngunit ang kasaganahan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Amen. Salamat sa pagkakabasa. Ito, makikita natin yung, babalikan natin yung contentment. Ano, mga minamahal na kapatid? Kasi dito, ito pa rin yun eh, part ng walang kakontento. Ito kasi, sabi sa verse 10, yung umiibig. Umiibig sa pilak, no? Umiibig sa salapi, no? Masaya siya nang meron siyang pera. At nakikita rin sa kanyang katayuan, sa kanyang sarili, pag wala siyang pera. Minsan, ganyan ang ano, mga magulang. Minsan, ganyan ang nanay. Pag may pera, masaya-saya pag wala. Eh. Bugnutin. Pero hindi ibig sabihin nun, sila yung umiibig sa pilak. Siyempre, naaburido lang din. Eh. It's normal. Ang sinasabi nating umiibig ng pilak dito, abay, wala nang pinahalagahan sa buhay, kundi ang yaman, ang pera. At kung saan, lahat yan ay wala naman din pakinabang at walang kabuluhan, sabi rito ni Haring Salomon sa verse 10. Sa 11 naman, pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yon. Oo, maraming, ano, marami ring responsibilidad. Dumadami din yan. Di ang, maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon at hindi tayo financially mayaman. Yung totoo yun. Yung hindi talaga yung mayaman na ano, naninanais ng ibang tao. Dahil wala doon ang puso natin. Ganun ang Kristiyano eh. Ang Kristiyano, mga minamahal na kapatid, ay kakaiba yan. Huwag kayong malulungkot kung sa inyong klase o sa inyong kinalalagyan ay tawag dito, na-oppress kayo minsan kasi nalaman kayo ay Kristiyano, nalaman kayo ay marunong sa salita ng Panginoon, nagbabasa ng Biblia, nangangaral. Huwag kayong malungkot kung ino-oppress kayo doon dahil ang Kristiyano, tandaan natin, mga minamahal na kapatid, iba tayo sa kinalalagyan ng sanglibutan. Kasi sinabi nga sa Roma, 'di ba, magbago tayo ng ano eh, no, ng pag-iisip eh. Ang ibig sabihin ng magbago yun, hindi tayo aayon sa pag-iisip ng mundong ito. Kaya huwag kayong malulungkot kung ino-oppress kayo ng mga kaklase niyo dahil kayo ay Kristiyano o kaya sa trabaho dahil kayo ay Kristiyano, pinagtatawanan kayo na naglilib kayo ng araw ng Linggo para lang sa Panginoon, kapalit ng kabuhayan, hindi 'yun ang tawag dito. Huwag kayong malungkot, hindi siya dapat ikalungkot dahil wala tayong problema pag ganun. Marami akong nabasa rin ng mga revelation ng mga mayayaman, parang testimony siya no, na talaga rin hindi naman sila makatulog. Hindi sila, ang dami nilang problema. Marami silang pera, marami silang inaasikaso. Hanggang wala na ang Panginoon sa kanilang buhay. Dahil nandun na lang umikot. Kaya tama to eh. Sabi sa verse 12, ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing. Mas okay pa yung tulog ng normal na ano, empleyado. O yung estudyante na hindi anak ng mayaman. Sabi rito, mahimbing pantulog. Maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi nagpapatulog sa kanya. Totoo yan. Kaya ako ma-agree. Kasi yung nakikita ni Haring Salomon hanggang ngayon existing. Kaya yun yung katunayan na ang nasa Biblia ay totoo. Next, verse 13 to 17. Pakibasa ni kapatid na Joanna.
malungkot na pangyayari na nakikita ko sa mundong ito. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan, kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadala anuman ang ating pinagpaguran. Narito pa ang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos ng tayo'y dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo ngunit wala ring mapapala. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit at karamdaman. Salamat sa pagkakabasa. Malinaw, ano, mga minamahal kapatid? Siguro wala kang objection dun sa binasa ni kapatid na Joanna. Kasi ano siya, self-explanatory. Naikwento ko na sa inyo to kasi may kaibigan niya akong gano'n, no? Yung kanilang pamilya. Specifically yung kanyang tatay ay pusher. Mas malaki ang kinikita ng pusher, drug pusher eh, kaysa yung user. At lahat ng gamit nga nila sa bahay, talagang kompleto, sabi niya. Kompleto. Since ito'y galing sa masama, lahat siya, nakita rin niya kung paano naubos lahat yun. Kung paano nawasak lahat yun, kung paano lahat nawala lahat yung mga yun. Dahil totoong naniniwala siya na pag hindi mo pinagpaguran ng in a good way, no, lahat yan mapaparam. And yet, hindi siya Kristiyano noon nung sinasabi niya sa akin. Eh, what more pa sa isang Kristiyano na nakakaunawa, no? Na itong binasa ni kapatid na Joanna is totoo, no? Kung paano tayo dumating, kung ano yung pagkakarating natin na hubad, no? Na pinanganak ka, hindi naman tayo, sino ba pinanganak dito na kadamit na? Di ba? Sino pinanganak? Ano? Hello, kapatid na Narwin? Oh, wala. Wala si kapatid na Narwin, eh. Pagkapanganak, eh, ano na. Wala, di ba? Totoo, eh. Wala tayo. Kahit material na bagay, may iwan at may iwan natin yan. Dumating tayo rito rin in spirit and then binigyan tayo ng Panginoon ng katawan. And then yung katawan na yun, ibibigay din natin sa lupa, ibibigay natin sa nag-create sa atin at yung kaluluwa natin, babalik din sa Panginoon. Totoo, di mo madadala yung laptop, sapatos, damit, ano pa mong bagay, wala tayong talagang madadala. Kaya kung pinagpapagura natin at mas malaki yung time at oras natin para sa mga bagay na ito, nakakalungkot. Dahil nakikita ni Haring Solomon yung ganyang pamumuhay, eh yan yung walang kabuluhan. At ito pa, sabi sa verse 16, di ba? At ito man ay malubhang kasamaan. Na kung paano siya dumating, ay ganyan, ay hindi pala. Saan ba yun? Una, may malubhang kasamaan. 13, may malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ito nga, ang mga yamang iningatan ng may-ari niya on sa kapahamakan niya. Yun yung tinetreasure pa, no? Yung talagang ano. Hindi ko yung sinasabi nga sa inyo na i-treasure nyo. Mag-ipon, maganda yun. Sinabi rin naman sa kawikaan yan eh. O, kaya, sa awit, sinabi rin na mas importante yung nag-iipon ka para sa future mo. Nagpaplano ka sa buhay. Pero yung halos talaga namang yung mga naipon mo, tabi mo sa pagtulog, yakap-yakap mo. Nakakalimutan mo ng manalangin at iniisip mo na yung mga bagay na gusto mo sa buhay. At na second to the last priority ng Panginoon, yan ay walang kabuluhan, mga minamahal na kapatid. 18 to 20, pakibasa ni Sister Michelle. Narito na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom. At magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat ito'y kanyang bahagi. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Sapagkat hindi niya aalalahanin lubha ang mga kaarawan ng kanyang buhay, sapagkat sinasagot
siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. Amen. Salamat sa pagkakabasa. So may nakita si Haring Solomon na mabuti dito sa sandaigdig. Hindi lang puro kasamaan yung napansin niya. May nakita siya mabuti. Ano yun? Ito yun, narito, na aking nakita na mabuti at ukol sa isang kumain at uminom. Yung celebration, eh okay naman kay Haring Solomon, mabuti yun eh. At magalak sa kabutihan na lahat niyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos sapagkat ito'y kanyang bahagi. Gusto rin naman ng Panginoon na mag-celebrate ka. Kung may kaarawan, naghahanda, in a simple way, at nananalangin. Bay, yun yung sinasabi ni Haring Solomon dito. Ito yung mabuti. Ito yung nakita niyang merong kabutihan under the sun. Bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. So makikita natin dito na kung ano yung meron tayo, galing sa Panginoon. Itong nakakalungkot sa, kahit even Kristiyano, minsan ang pananaw niya, hindi, pinaghirapan ko to eh. Ako yung nagsumikap, kaya lahat, tingnan mo ang gawa ng iyong kamay, tingnan mo ang iyong pinagpagura. Pero nakakalungkot na hindi niya inaamin sa kanyang sarili. Oo, nawala yung Diyos eh. Lahat ng iyon ay galing sa Panginoon. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, lagi nating alalahanin. Pinapaalala ko lang sa inyo eh, dahil ang realidad, wala naman talaga tayong pinagpaguran sa mundong ito. Galing sa Panginoon lahat ng kung anong meron tayo. Magkaroon tayo ng magandang pamilya, galing sa Panginoon yan. Mga kapatid, mga kaibigan, galing sa Panginoon yan. Ngayon sa material na bagay, galing pa rin sa Panginoon yan. May pagpapala ang Panginoon eh. Tayo ang nagkakatsa, tayo yung lumilikha ng ating path, pero ang Panginoon ang nagtutuwid. At sa pagtutuwid ng Panginoon, nagbibigay siya doon ng ano, ng mga pagpapala. At ito nga yung sa verse 19, at binigyan ng kapangyarihan na kumain yaon. So, enjoy natin kung ano yung pinagpapaguran at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang nakakalungkot pag hindi kinikilala na ito'y kaloob ng Diyos. Diyan nagsisimula yung kanyang pagiging mapagmataas. Hindi nakikita niya na lahat ng meron siya ay galing lang sa kanya. Konti lang ang ginawa ng Panginoon. Pero kung tutusin, Panginoon lahat. Kaya nga God is in control. Sabi sa last verse, sapagkat hindi niya alalahaning luba ang mga karawan ng kanyang buhay sapagkat sinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. May katanungan po ba kayo mga minamahal na kapatid bago tayo magtungo sa chapter 6? Ayan. Tingnan ko lang ha. Bisitahin ko lang po bago tayo. Tapusin lang natin itong chapter na to, then pwede po mag-break kahit na saglit. Ayan. So, isang mapagpalang hapon po kay Lolo Arthur kasama si kapatid na Titin. Siguro nasa biyahe kayo. Ingat po, kapatid na Arlene at kapatid na Larry. Yeah. Magandang hapon din po kay Sister Joy ng Paranaque, kay Sister Lani po. Yan, isang mapagpalang hapon. Okay, let's proceed sa chapter 6 verses 1 to 2. Enjoying your treasure. May kasamaan na nakita ako sa ilalim ng araw at mabigat sa mga tao. Ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari at karangalan na anupat walang kulang sa kaniyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa. Gayon may hindi binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain iyon, kundi iba ang kumain iyon. Ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Salamat sa pagkakabasa. Ano yung nakita ni Haring Solomon ngayon na masama? Yan, napansin naman siya ngayon masama rito. Si Pastor Chito, ano po yung pagkakaintindi niyo sa verse 2? Hindi po tumatalaw sa kalooban ng Diyos. Tama yung po. Yung pinagpala ng Diyos, hindi po siya tumatalaw sa kalooban ng Diyos. Yun po. Tama na, pag-aralan din natin kanina yun, recently lang. Sa English, yung desire eh. Ano ba ang Tagalog ng desire? Pagnanasa. Pagnanais. No? Pagnanais. Oo. Pagnanasa, pwede rin, desire rin. Pero,
Oo, kapag na, pag nanasa kasi parang more on makamundo, ayaw ko lang kung mag-agree kayo. Diba? Nasa ng tita, parang ganun yun eh, nasa ng laman. Oh. Pag nanais, maganda yung, siguro yun yung, kasi yung Pilipino eh, salita eh. Medyo nahihirapan tayo. Pero at least nakikita natin, nalalagyan natin ng kahulugan. Kaya nga magpasalamat tayo sa Panginoon dahil yung Bible na yan, na-translate din sa panahon natin na maintindihan natin. Yung Hebrew na salita, mga minamahal na kapatid, talagang maraming words na walang katumbas yan eh. Talagang kailangan ang makakapag-explain lang talaga yung isang Hebrew na lahi na marunong siya ng Greek, marunong siya ng Latin, na talagang masasabi niya, ito ang kahulugan niya. Yun. Kaya, pasalamat tayo, nakarating ito talaga in perfect order at time na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nalalaman din natin yung word na Tagalog, na pagnanasa o pagnanais. Yan. Pwede rin naman natin gamitin yung word na pagnanasa. Dahil kung ang nasa mo ay kabutihan, nandun naman yun. Mas importante, mga minamahal na kapatid, yung nakapaloob. Hindi mismo yung salita. No, mas importante yung nakapaloob dun sa salita. So, i-enjoy natin kung ano yung meron. Hindi naman sinabi nga ng Panginoon na huwag mong enjoyin eh, di ba? Kaya yun ang nagpapasaya sa buhay din. Dahil nga nakita ni Haring Solomon, may kalungkutan, merong, ano mga nakikita niya rito? Kasiyahan. May tao na ayaw niya ng ganun eh. Gusto niya lang niya palaging masaya. Tama ba? Pero hindi pwedeng mangyari yun, mga minamahal na kapatid. Merong kasamaan na darating talaga sa tao. Merong panahon ng talagang pagluluksa. Dahil nga hindi naman tayo lahat dito, mabubuhay talaga ng matagal. Kahit ba naisin mo pa eh, nahihilingin mo, Lord, 80 years pa. Lord, 90 years pa. Baka pag tungtong mo lang 90, hilingin mo na lang. Dapat kung 60, kinuha mo na ako kasi 90, wala na ako talagang ano eh. May mga ganong istorya and may mga ganon din akong nababasa ng mga testimony na talagang kahit hindi pa tayo umahantong sa ganong edad, minsan nakikita na natin dahil ang daming nag-testimony ng ganon, nare-realize ko ba, mahirap na talaga no, na umabot ka na lang sa katandaan na talagang wala ka ng kaya, na hilingin mo na lang, Lord, kung nakuhalin mo na ako, siguro ito na yung time. Talagang nung binabasa ko yung mga testimony ng mga matatanda sa isang site na nakita ko, talaga namang parang iniisip ko, may kulang ba sa buhay nila na hindi nila nagawa? Anything. Pero, kung babalik tayo sa topic natin, yung pagiging masaya, pagiging malungkot, ayan, part din yan sa mundong ito. Yung feeling, yung emotion. Kasi, pakita lang natin. Kasi kung gusto lang natin lagi masaya, may ups and downs ng buhay. Diba? May mas marami ang ups naman, syempre. Pag nasa Panginoon ka, mas marami yung mataas kaysa sa mababa. Sabihin natin na ito yung time na masaya ka, tapos may time na malungkot ka. Kasi yun to the lowest point mo. May time na masaya ka, time na malungkot ka, time na masaya ka. So ito yung meaning ng life. Actually, yung path na yan. Kasi kung sasabihin natin na mas maganda na wala na lang akong feeling na nararamdaman, gusto ko constant. Gusto mo diretso lang, gusto mo ganyan lang. Di ba sa ospital nga, pag kinukuha na ka ng cardiograph, patay ito eh. Di ba? Ito ang buhay. Di ba? May beat yung puso mo eh. Kaya kung dumarating sa panahon na nalulungkot kayo, yun to the lowest kayo ng buhay, o may darating pa na mas may lowest pa, huwag kayong mag-alala dahil darating din yung time na meron yung mas mataas na peak. Pero sa under the sun, ganito mangyayari sa buhay natin. Marireach lang natin yung totally na hindi ko sasabing happiness, but I would rather say yung joyfulness, yung joy. Pagdating na natin sa langit, pag dinala ng Panginoon yung kalangitan sa bagong mundo na inihanda niya para sa mga tumatalima sa kanya hanggang sa huli. Nandun na yun, nandito na to. Pero dun, babalik tayo kay Haring Solomon sa kanyang perspective under the sun, nandito yan. At mapasalamat tayo, may emotion tayong ganito. Kasi kung wala tayong emotion, gusto natin ng ganito lang. Robot yan. Diba? Eh, dito sa panahon na ito, nakakapag-isip ka, nakakapag-assess ka. Nade-develop mo yung kaisipan na maka-Diyos na kung paano gumawa ng solusyon sa buhay, sa mga problema, paano lumapit sa Panginoon.
dito nga mas lalo mas maganda dito ang ano, paglapit sa Panginoon eh, dalawas pa yun. Pero ngayon, intindihan natin, ah, kahit pala, kahit anong curve ng buhay, dapat nandun ako malapit ako sa Panginoon. Kaya mas maganda ito, kasi may buhay ito eh. Sa cardiograph, di ba? Electrocardiograph, ECG. Kaya pag nagpa-medical kayo, nakikita niyo may graph. Ah, buhay ako. Pero kung ganito ang gusto mong mangyari sa emotion mo, pakaramdam. Patay yan. Minamahal na kapatid. Walang ano, walang saysay. Walang saysay kung yan lang yung hahangarin natin sa buhay. Ako na ako nakita ng mga kapatid, medyo malabo yung ating ano, yung ating pen. Tuloy natin yung verse 3 to 6. Mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal. Ngunit hindi pinarangalan nang siya ay ilibing. Wala ring buting matatamo ang sanggol kahit siya ay pinanganak, pagkat papanaw rin siya at malilimutan. Hindi nito nakita ang araw ni natikman ang mabuhay. Ngunit meron naman siyang ganap na kapayapaan. Kaya mabuti pa siya nang hindi hamak kaysa isang taong nabuhay ng 2,000 taon ngunit hindi nakaranas ng kasiyahan. Bukod dito, iisa ang uuwian ng lahat. Amen. Salamat sa pagkakabasa. Okay, we're talking about quality. Ito yung quality of life. Ito yung sinasabi natin na full of years. Yan si Haring David, yan si Tatay Abraham, Father Abraham, tawagin natin Tatay Abraham. They live their life hindi dahil sa haba ng taon. It's the quality ng buhay na ipinagkaloob nila sa Panginoon. At yun, sinasabi ng Panginoon, yan ang full of years. O kahit ba mabuhay ka ng 2,000 taon, kung puro ano naman, no? Ay, minsan haya ng Panginoon nga yun, di ba? May mga nabubuhay ng matatanda talaga, no? But I really don't know kung ano yung ano, reason behind. Kasi Panginoon lamang ang ano eh, ang nakakapagsabi. Hindi ko alam ang sikreto para mabuhay ng mahaba. Pero sinabi sa Bible, para mabuhay ng mahaba, di patuloy lang. Iyon yung general rule. Pero may nangyayari, meron namang sumasamba, naninindigan. Pero in time ng Panginoon, kinukuha rin niya. But again, hindi ko rin masasagot yung ganun. Isa yung mga question na yan, hindi ko masasagot. Pero ang Bible, sinasabi niya na yan. Ang sinasabi ng banal na kasulitan, nasa kalooban na ng Panginoon yun. Pero ang ibig sabihin dito, bay mabuhay tayo na may mataas na kalidad ng pamumuhay bilang Kristiyano. Sabi sa verse 3, yung binasa ni Pastor Ray, kahit ba mabuhay siya ng maraming taon, na ano pat ang mga karawan ng kanyang mga taon ay dumami, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti. Yan, ito. Kung meron kayong Bible, ito, gawin yung, ano, i-highlight nyo to. Kung hindi mabusog ng kabutihan ang ating kaluluwa. So, walang kwenta yan. Kaya, ang Panginoon, nagbibigay ng mahabang buhay, siguro sa ibang tao, dahil may gusto pang makita ang Panginoon, it depends. Kaya nga sabi ko, minsan, wag nating pagdating sa length of days and years ng tao, wag natin tignan yung iba. Kasi iba yung, ano eh, itinatakda ng Panginoon para sa atin. Misa kasi, minsan, nagiging kaingitan na rin eh, yung ibang edad ng ato. O, okay lang na namamangha tayo, pero tandaan natin, mas importante na ipagkaloob natin yung ating buhay sa Panginoon ng may mataas na kalidad ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Sapagkat, sabi sa 4, sapagkat dumarating na walang kabuluhan at yumayaon sa kadiliman at ang pangalan niya on ay natatakpan ng kadiliman. Yeah. Minsan sa tagal na nga ng buhay, mas okay pa siya nung mga edad niya ay from 1 to 50, nung 50 to 70, naging masama pa. Diba? Napunta pa sa kadiliman, hindi na naipagpatuloy. Sa verse 5, may magandang sinabi rito, bukod dito ay hindi nakita ang araw o nakilala man. Ito may kapahingang maigi kaysa sa isa. Kaya may mga sanggol na namamatay, mga batang namamatay. Huwag nating isisi sa Panginoon kasi mas mabuti yun eh. Kahit na hindi nga nila nakita ang problema sa mundo, hindi sila lumaki na makita nila kung gaano kabulok ang mundo.
na kinalagyan ako, gaano kadaming kasalanan dito sa sanglibutan. Diba? Ang thinking ng Kristiyano na gusto sabihin ni Haring Salomon dito ba, maigi pa yun. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil kinuha na ng Panginoon yung batang yun. Dahil mas maigi eh. Hindi niya nasaksihan kung ano meron sa sanglibutan na ito. Although may kagandahan din naman. Yung nga yung nakita ni Haring Salomon din, may kabutihan din naman dito eh. Pero mas mabuti pa rin ang kalooban ng Panginoon. Ano pa mga question dito na pwede mag-poll? Maliwanag naman, ano mga minamahal na kapatid, malinaw na malinaw dito. Next, pakibasa yung verse 7 to 9. Nagpapagal ang tao para sa kanyang tiyan, ngunit kailan may di siya nagkakaroon ng kasiyahan. Ano ang kahigtan ng matalino sa mangmang? Ano ang pagpapala ng isang mahirap kahit malaman niya ang pasikot-sikot ng buhay? Wala ring kabuluhan, para lamang hanging nagdaan. Kaya mabuti pa ay masihan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Amen. Yan, malinaw rin to, no? Yung pagkakasabi rito. Ito sa verse 7, may kwento rito eh. Pagdating sa hindi nasisiyahan yung kanyang bibig or isang specific pagkain. May magkaibigan, may dalawang magkaibigan. May kaya naman eh. Pero, subukan natin sa Thai restaurant ngayon. Sa makalawa, subukan naman natin yung American na cuisine. Next week naman, subukan naman natin yung Spanish cuisine. Wala na siyang kakontentuhan. Gusto niya lahat, pero hindi niya makita kung saan siya masaya. Gusto niyang experience lahat. Ang nakakalungkot, buong buhay gagawin niya yun. Dahil nga naniniwala siya, you live only once. Pero tayo, ang Kristiyano, hindi tayo naniniwala na isang beses lang tayo mabubuhay. Ikalawang buhay, ang di lang natin talaga alam kung anong kahihitnatan ng pangalawa. Pero malinaw na sinabi rito ng ating Panginoon na mas gusto niya ang kaligtasan ay sumaatin. Kaya mas pangunahan natin, isipin natin na yung kaligtasan yung malasap ng ating mga bibig kaysa yung mga material. Nakakalungkot, kahit na may kaya o ano pa man, syempre mas mahirap yung hindi na capable, pero gumagawa pa ng paraan para lang masubukan lahat ng cuisine. Ang ibig sabihin naman talaga nung wala ng contentment talaga sa buhay. Pero may nabasa rin ako na nakakalungkot din yung eat, sleep, play, ano pa ba? Tapos cycle, yun lang ulit, no? Eat, sleep, play. Ganun lang din yun, ganun kabuluhan. Sabi mo, naisip. Yun ang gusto nilang gawin sa kanilang buong buhay habang sila ay nandito. Nakakalungkot yun, mga minamahal na kapatid. Walang kasiyahan. Verse 8, sapagkat anong pakinabang meron ang pantas na higit sa mangmang? Ito naman. So, iba naman to. O anong pakinabang meron ang duka na maalam lumakad sa harap ng mga buhay? Kumbaga, pagdating sa karunungan, kaalaman sa sanglibutang ito, hindi masama na nagiging tayo ng knowledge para ma-adapt natin kung anong meron sa technology. Hindi masama yun. Ang masama kung doon tayo nakapokus. Gusto lang natin na umunlad ng umunlad, no? Dahil hindi natin mahanap kung saan tayo masaya. Kasi i-example ko itong iglesia. Alam nyo, nung nagsimula ang iglesia na ito, wala naman tayong mga ganitong kagamitan eh. But binabalikan ko yung pakiramdam, it's the same. Kahit nagkaroon tayo ng mga bagong teknolohiyang gamit, tinitignan ko yung pakiramdam ng paglilingkod. Bah, yun pa rin naman eh. At to the highest level pa rin naman eh. Wala man tayo sa internet, wala man live, di man natin nare-record, wala mang mic, wala magandang musika, nakakaawit tayo. Nakikita nyo, it's the same. Unless na doon tayo nakapokus sa mga kagamitan at hindi tayo makontento na ano, yun ang nakakalungkot. Pero kung i-assess nyo, ano bang pakiramdam nyo ng mga time na yun? At ngayon, pareho pa rin naman eh, pinagkakalob ko pa rin naman sa Panginoon lahat, ba'y magalak tayo? No? Kasi hindi tayo nagpapasailalim sa mga bagay na meron dito sa sanglibutan. Mas inuuna natin na mag-improve yung ating pananampalataya. Kasi naniniwala akong pananampalataya, nag-i-improve pa rin yan eh.
Diba? Hindi naman yung porket may salvation tayo, ang taas na ng pananampalataya, nag-i-improve tayo. Kaya kung tatanungin niyo ako kung anong pananampalataya ko, still improving. Hindi ko sasabihin sa inyo na, mas mataas ang pananampalataya ko kay Pastor Chito. Hindi. Dahil baka ibang nakikita ng Panginoon sa nakikita ko. Kaya si Haring Solomon, iba yung nakikita niya sa mundo. Pero ini-interpret lang niya dahil nga ang nais ng Panginoon na makita natin ang sandaigdig na ito, nakasama siya. Kasama mo ako, anak. Dapat ganito mo tinitignan ang kabuhayan mo, ang pamumuhay mo sa mundong ibabaw. Next, 10 to 12 yung nabasa. No? Wala na pala. Sorry. May 10 to 12 pa pala, sorry. Sige, pakibasa yung 10 to 12. Si Pastor Sido na. Ano mang nangyari ay matagal nang alam at nalalaman na kung ano ang tao na hindi niya kayang magipagtalo sa higit na malakas kaysa kanya. Mas maraming salita, mas maraming walang kabuluhan. Kaya paano makahigit ang isa? Sapagkat sino nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao habang nabubuhay siya ng ilang araw sa kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginulgol na gaya ng anino? Sapagkat sino makakapagsabi sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw? Amen. Alam niyo mga minamahal kapatid, lahat naman ang alam natin sa pamumuhay, basic. Dahil wala naman nakakaalam talaga ng kung paano talaga mamuhay talaga rito ng perfect. Kasi wala, hindi naman perfect world to. Lahat gusto ng comfortability, maging comfortable. Yun yung tinatahak ng normal na pag-iisip ng tao. Hindi masamang ano yun, hindi masamang maging pangarap o naisin na siya ay magkaroon ng komportabling buhay. Pero yung sikreto at kung paano yun, abay, wala pa rin kahit ba may mga formula na. Ang pinaka-standard na formula ay yung makapagtapos ka ng pag-aaral. Yan. Pinaka-standard na formula yan para makakuha ka or makalasap ka ng kaginawan, comfortability sa mundong ito. Yun yung known na formula. At yung known na formulang yan, pasa-pasa yan sa mga magulang at yan ang nais. Dahil known yan ay kilala yan. Pero, wala pa rin makakapagsabi na yan ay perfect formula. Kasi may mga nakapagtapos na wala, nasayang din ang buhay. Naiintindihan nyo? Kaya yung Proverbs, binibigyan tayo ng practicality na gawin. Although nung sinasabi natin sa inyo to at pinag-aaralan natin na hindi pangako ang Proverbs eh. Hindi siya promises. Madalas siya ay cause and effect. But again, hindi pa rin, kasi isinulat ni Haring Solomon yan, yan ay based din sa kanyang eksperyensya. Dahil alam naman natin, marami rin pagkukulang si Haring Solomon. Kaya yun din ang maganda eh, na nailathala niya yung mga nakita niya dahil karamihan dito ay katandaan niya. Ay yung nakaraang ating pinag-aralan, tinanong ni Pastor Chito, mga ilang taon na ba si Haring Solomon? Yes, majority ng Ecclesiastes, siya ay old age na. Kasi kung paano siya magsabi rito, talagang sinasabi niya yung mga nakita ko. Mga nakita ko, mga natutunan ko, mga nalaman ko. May part na pagsisisi rin dito eh. Mararamdaman natin yung aral. Although nahihirapan na si Haring Solomon later on sa dami ng kanyang asawa at sa dami ng sinasamba niyang Diyos-Diyosan. No? Magpasalamat tayo na ilathala itong Ecclesiastes na kung saan nakapokus sa tunay na Diyos. Hindi sa peking Panginoon. Okay, that's all for chapter 6. May katanungan pa ba kayo rito? Or meron kayong naisidagdag bago tayo mag-break? Sige, kung wala na, tayo po ay mag-break. Kahit mga 5 minutes lang, CR break. Or kung may dala kayong baon, uminom kayo ng tubig. Saan siya na? Hindi ko na-switch yung screen. Kaya na pa pala nasa...
So habang hinihintay natin ang ating mga kapatid, basahin muna natin yung nasa FB page natin. Sabi ni Brother Janelle, Matthew chapter 4 verse 4. Sabi rito, datapot siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos yan. Tama po yan. Pinaka-importante yung pagkain ay ang salita ng Panginoon. Dahil nga may mga tao na mas importante sa kanila yung lasa, yung eksperyensya. Sabi ni kapatid na Junel, kakamisang andyan na makatend. Namimiss daw kayo ng mga kapatid. Yan, kay Kristo. O, namimiss ka rin daw nila, kapatid na Junel. So, mag-break po kayo, mga minamahal na kapatid, kung kayo po yung may merienda. Dahil may dalawang chapter pa po tayong pagtutuunan bago po natin matapos ang apat na chapters. Apo. Okay, mga minamahal na kapatid. So, kumpleto na tayo. Bago tayo magpatuloy, ako ay may katanungan sa inyo, isa-isa. So, isa-isa pong sumagot. Lagyan ko lang yung mic. Sige, si natin si Pastor Ray. Katanungan. Pag dadalo ka sa dalawang pagtitipon, kaarawan at kamatayan. Anong pipiliin mo? May dadaluhan kang birthday party o funeraria? O funeral? Funeraria, sorry. Funeral. Paglalamay. Anong mas pupuntahan mo? Yung birthday party o yung funeral? Sa akin po siguro yung funeral. Funeral. Kauli-huli yung malini. Kumbaga, yung tao na yung kunwari kaibigan mo, yung nawala yung kaibigan niya. Parang ano para sa akin yung binodal na. Kasi general. Yung kapag sa birthday ka pa nandali yung kasihan niya. Mm-hmm. Pero yung taong kaibigan mo, yung halaga sa buhay mo na sa huling hantungan mo na maitita. General. Kapatid na Michelle, funeral o birthday party? Funeral. Bakit? Mas masarap ang biskuit doon? Sige, sa tingin mo bakit? Ano? Naalala mo po siya. Kahit na wala na po siya, pumunta ka pa din po doon. Dahil naaalala siya. Okay, si kapatid na Narvin. Funeral o birthday party? Bakit? Bakit? Halimbawa, naibigan mo yun. Simple, mas malaga mo. Maglalaman yun sa kinunahin yung party mo. Puro kasiyahan. Sobra na. Mas malaga yun. Maglalaman sa kinunahin. Okay, sige. Up. Eh, babalik ulit kayo kapatid na. Magbabalik mo ng hanggang na video ano, para makapalisip. Funeral? Funeral? Ito, isa pang tanong ha. Na-mute ko kasi.
si kapatid ng Arvin ulit. Funeral na hindi mo kakilala, pero kakilala ng kaibigan mo. O birthday party ng mahal mo sa buhay. Alin ang unahin mo? Kasi sabi mo kanina, kung kakilala mo yung nasa funeral, o nasa lamay, pupuntahan mo. Ngayon, hindi mo kakaano-ano, pero kakilala siya ng kaibigan mo. Sabi natin kakilala ng kaibigan mo. Tapos yun, nakakasabay naman yung birthday naman ng ano, ng mahal mo sa buhay. Sabi natin yung birthday na girlfriend mo. Pinahirapan. Okay, ano pupuntahan? Siguro, pamilya na siguro kasi. Yung girlfriend pupunta. Yung girlfriend, huwag muna na. Hindi nga. Birthday ng girlfriend mo. Tapos yung isa naman, punirari ng hindi mo kaano-ano, pero kakilala ng kaibigan mo. Yung pangalawang girlfriend, ha? Oh, isa lang girlfriend mo, ha? Wala kang pangalawang girlfriend, ha? Isa lang yung girlfriend. Oh, yan. Tama. Siguro, girlfriend na lang kasi yung pag, halimbawa, sa girlfriend mo, tapos sabi niya, magkita, mag-meet tayo yung ganito. Tapos hindi mo, nangampo mo siya na mag-meet tayo sa itong lugar ko. Tapos, nawala ka sa usapan nila. Nawala ka sa usapan, hindi mas malamang. Ano yung girlfriend? Okay. Mas natakot siya sa girlfriend kasi baka patayin siya ng girlfriend niya kaysa pumunta siya sa lamay. Okay, si kapatid na Joanna. Meron din ang tanong, mahal sa buhay, may birthday, hindi ka ano-ano, attend ng funeral. Alin ang pipiliin mo? Sa totoo lang po, kung ako sa sagot, parang ang hirap po. Okay. Pero kung sa opinion ko po, ang ga-attendan ko po yung funeral ng kaibigan ko. Kasi para po sa akin, yung birthday kasi masaya na sila eh. Tapos yung funeral po, yung halimbawa magulang siya ng kaibigan mo, andun ko para sa kaibigan mo para damayan. May nangyari na po sa akin ganyan eh. Meron po akong classmate na taga Muntinlupa na matay po yung papa niya. Tapos meron naman ako isang classmate din na birthday niya. Yung same na day na yun, ang mas pinili ko po yung yung kaibigan ko na nawalan pamilya, kaya ng tatay. Kasi po, alam ko na yung nag-birthday, masaya siya kasi birth ka-arawal niya. Pero yung nawala ng tatay, kailangan niya ng kadami. Okay. Teka lang, sasagot doon si kapatid ng Arvin. Kaya rin po sa kanin, pipiliin niya ba yung mahal ng ano niya sa boyfriend ba niya? Teka, anong mahal niya sa patay? Parang naguluhan na ako. Yung patay, hindi niya kaano-ano. Oo. Oh, magagalit ang girlfriend mo at yung patay ay mahal mo yung patay. Si kapatid na Hillary, same scenario. Funeral o birthday party? Ako din po, nalilito ako sa ganun eh. Pwede po both. Hindi naman pwede yung nandun sa ibang ano eh. Swerte mo kung magkapit-bahay lang. Ito yung birthday, ito yung kamerari. Pero wala na yung tanong ko. Pero kung malayo talaga. Kung doon naman, kung sa birthday party, ako pupunta. Nahihirapan ako. Saan ka nahihirapan? Sige nga. Kasi hindi, pag pupunta po ako sa mga patay, hindi rin naman po ako sisilip. Hindi rin ako naiki-ano sa mga tao. So, iniisip ko, ano gagawin ko doon? Titingnan lang silang iiyak, titingnan lang. Yung mga ganun po. Kaya hindi ko alam. Sige. Kaya ang sitwasyon kasi kung may pagkakataon ka, isa lang ang pipiliin. Pero tingin ko naman lahat kayo kung may pagkakataon na, punta muna ako sa patay, tapos maya punta sa bayo ko. Ina-adjust eh. Pero yung katanungan ko lang, kung may isa lang, kaya siguro nahihirapan si kapatid na Hillary kasi isa lang. Si kapatid na Lester. Ganun, same situation. Basta may isa lang. Sa birthday ka pupunta. Pero, kasi po yung birthday ko, mag-anak ko, ano? Oo, kasi, mag-anak ko. Hindi naman po sa wala ka ng pakilin sa ibang tao. Pero, yung mas kailangan ng siguro, sa opinion ko lang po, yung mas kailangan ng tao ngayon, yung parang sa karami nun, is yung mismo kamag-anak na rin. Mas maganda yun. Pero sa, kasi, yung parang yung sinabi yung point ko kasi yung sister Hillary,
ano yung gagawin niya doon? Parang hindi naman niya kamag-anak. Kahit hindi po yung ano yung out of respect. Kumbaga yung hindi naman siya yung parang talagang pinakaano doon kailangan para dumaman. Kumbaga sa ano, kung doon mo sa araw, kamag-anak mo yung malapit sa'yo. And doon naman, di ka rin man, sa akin po kasi ano, personally, hindi man ako napunta sa ibang ano yung may occasion ng wala akong kasama na kakilala rin. Depende na lang po siguro kung kasama ko yung kaibigan na namatay. Ah, yeah, maganda. Ito, magandang tanong okay kapatid ni Lester. So, maganda rin yung kanyang ano, sagot eh. Binalas niya. Ano kapatid na Lester kasi ala sabi nating doon sa namatayan kilala kang nananalangin. Sa birthday din kilala kang nananalangin. Ngayon nag-request sila na umattend ka para manalangin. Alin man doon sa dalawang 'yon ang pipiliin mo? Para mag-offer ng prayer doon sa birthday o doon sa funeral? Dito mas mabigat. Kasi hindi na wala nang kinalaman ng kamag-anak kundi kilala ka at ikaw ang hihilingin nila na manalangin. Saan ka mananalangin? Sa namatayan o doon sa birthday? Although both, parehong special occasion. Tapos siguro yung ano, kung basihan na siya ng ano, yung kilala kang ano. Halimbawa, kilala kang manggagawa, o, tapos naglilingkod. Saan ka mananalangin? Saan ka pupunta? Naglilingkod sa Panginoon, mas pipiliin po yung sa funeral. Hmm. Kasi yung funeral po ano, tayo po yung naglilingkod. Ang obligasyon po natin is ilapit yung kaluluwa. Pero ano, tayo bilang ano, isang Kristiyano, or pinapakita natin na ano, nakikiram, yung sabi kasi kanina, di ba mo, yung ano, ang basya naman ngayon sa sitwasyon is yung naglilingkod ka. Ipapakita mo na ano, yung bilang ano, dapat pinapanalangin yung magsasauli ng buhay. Okay, so thank you. Next, si Pastor Chito. Same scenario. Kanina po yun. Ang nakapupo hinahanap, kasi may nakasulat na mas mabuti daw po yung araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Yes. Na hindi ko po mahanap eh. Sa akin po, mas mahalaga yung nangikiramay ka kasi kaysa makikipag-celebrate ka. O, manalangin man kayo or bibisita lang? Kahit ano po, mas matimbang sa inyo yung funeral? Kasi ano po eh, makikiramay po yung sa namatayan at saka ganun din po yung paggalang sa namatayan. Yung last respect mo. Hindi man kilala, makilala mo. Okay, salamat po. Si Pastor Eugene. Ano yung sinabi? Oh, sige, ibigay natin ng girlfriend. gusto na ano. Sabi nung girlfriend mo, sige, sabi natin ex-girlfriend. Magbabalikan tayo, umattend ka lang sa birthday ko. May panalangin mo lang yung birthday ko. Tapos yun doon naman, kaibigan. Matalik mong kaibigan, nawalan. Umaten ka rito, 7 p.m. kailangan manalangin ka. Tapos 7 p.m. din dito, birthday ng ex-girlfriend mo at ang pangako, magiging kayo ulit. Mahirap ba? Yung ano po, yung kanina ko pa po ina-analyze yung sagot. Kasi may dalawa ko ano, naisip na pwedeng, kasi pag sa birthday, taon-taon yan, di ba? Pwede pang ipuntaan mo sa susunod na taon na. Pero sa ano, sa lamay naman, may 7 days yan, o kaya 3 days yan. Pwede pumuntaan mo. Pero ano, sa akin po, kung papipiling talaga ako. Basta yung ang sitwasyon, yung araw lang na yun talaga. Tapos ang sabi ng ex-girlfriend mo, pag hindi ka na pumunta, next year wala na talaga. Hindi na tayo magkakabalikan. Basta itong 7 p.m. kailangan nandito ka para mag-opening prayer. Tapos yung matalik mong kaibigan na nawalan ng mahal sa buhay, 7 p.m, Pastor Eugene, ikaw ang manguna sa panalangin. Yun lang ang sitwasyon. Wala nang 3 days, wala nang ano. Ito lang talaga. Anong pipiliin mo? Doon po talaga ako sa patay. Mas gusto ko kung makilala ko kaysa makisaya sa kahit hindi na kayo magbali ka. Yes, salamat sa mga honest na sagot nyo. No? Gusto ko naman yung honest eh. Kasi ako rin, kahit naman siguro nung ako tatanungin sa mga edad nyo ganyan, baka pupunta ako pa birthday party. Eh. Marami na rin akong birthday party na dalawan eh. Pero alam niyo mga minamahal na kapatid, yan yung susunod natin mapag-aaralan dito sa Ecclesiastes. Kaya wag, ano, Pastor Chito, huwag nanahanapin, nandito lang yan sa Ecclesiastes. yung ano, mas maigi pa yung ano, mas maigi pa yung kamatayan.
But kaya ko siya nabanggit dahil si Jesus Christ mga minamahal na kapatid, even kamag-anak niya. Hindi niya itinakwil, pero sabi niya, sino ang nanay at mga kapatid ko? Ang tinuro ni Jesus Christ, ito ang mga kapatid at magulang ko. Kung timbangan lang ang pag-uusapan, pag ikaw ay manggagawa sa Panginoon, ba dapat pala mas matimbang ang flock? Mas matimbang pala yung nasasakupan. Pinakita ni Jesus Christ yan eh. Yung nangangaral siya, hinahanap siya ng mga magulang niya. Nasa Marcos yun eh. O, nandun sa apat na book yata. No? Na sinabi, nandyan, parang Panginoon Jesus Christ, nandyan sa labas yung nanay mo at mga kapatid mo. Hinahanap ka. Nasabi ni Jesus Christ, sino ang nanay at mga kapatid ko? Na nagpapatunay na mas matimbang no? Na kung sino yung kanyang mga kapatid at magulang, yun yung mga taong inaaralan niya. Ating Panginoon Jesus Kristo, may istorya na pumunta rin siya sa handaan. Pero mas maraming panahon na pumupunta siya sa funeral. Mas maraming instances. Actually, yung mga beginning ng pangangaral ni Jesus Christ, yung umatin siya sa kasalan, yung unang miracle niya, yung ano eh, yung nagpakarami siya ng alak, di ba? Naubusan ng alak doon sa kasalan. Again, hindi siya birthday party, pero may celebration. So makikita natin mga minamahal na kapatid na mas matimbang. So sa paano pamamaraan, yan ang ating tutunghayan dito sa chapter 7. Okay, chapter 7 tayo. Ang Ecclesiastes, mga minamahal na kapatid. Sino na yung magbabasa? Verses 1 to 14, ito. Mababa ito. Chapter 7, verse 1 to 14. So, mga 15 verses lang naman. Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid. At ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan, mas mabuti pang patungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang, sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao at ilalagak ito ng mga may bahay ay may buhay sa kanyang puso. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan, sapagkat sa kalungkutan ng mukha ang puso ay sumasaya. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa, ngunit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasayahan. Mas mabuti pa ang makinig sa saway ng pantas kaysa makinig sa awit ng mga hangal, sapagkat kung paano ang lagitik ng mga tinik ng ilalim ng palayok, gayon ang halakhak ng hangal, ito may walang kabuluhan. Tiyak na ginagawang hangal ng pag-aapi ang pantas, at ang suhol ay sumisira ng isipan. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang matitiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Huwag kang maging magagalitin, sapagkat ang galit ay ninirahan sa dibdib ng mga hangal. Huwag mong sabihin bakit ang unang araw ay mas mabuti kaysa mga ito, sapagkat hindi mula sa karunungan na itinitanong mo ito. Mabuting gaya ng mana ang karunungan, isang kalamangan sa mga nakakakita ng araw, sapagkat ang pag-iingat ng karunungan ay gaya ng pag-iingat ng salapi, at ang kalamangan ng kaalaman ay iniingatan ng mga karunungan ang buhay ng sa kanyang may taglay. Isa alang-alang mo ang gawa ng Diyos, sinong makakapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Sa araw ng kasaganaan ay magalak ka, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa pati ang isa pa, upang hindi malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Okay, salamat sa pagkakabasa. Nakita niyo yung pinaka-message nitong Ecclesiastes chapter 7. It's about more on doon sa kamatayan. Kung gaano ka-importante ang kamatayan. Kasi yun ang panimula ng buhay. Kasi gano'n naman talaga nakikita ni Haring Solomon. At yun ay mabuti. Dahil yun din ang gusto na makita ng Panginoon sa buhay natin. Na yung kamatayan natin physically ay yun yung kapanganakan natin sa panibagong naghihintay na buhay. But yun ay magdidepende kung ano yung resulta na pagpapagal natin sa sanglibutan ito. So, isang challenge pala
kaysa umattend sa mga kasiyahan na normal sa mga birthday party, no? Mas maganda pa pala na umattend sa funeral. Malinaw dito eh, yung sinasabi, di ba? Kasi isang challenge na makapagpangiti ka ng tao, kaibigan mo, sa gitna ng kanyang pagluluksa. Kaysa yung kasiyahan na yung automatic, masaya na eh. Birthday na yun eh, masaya na yun eh. Ano pang idadagdag mo? Walang kabuluhan na yun eh, sabi ni Haring Solomon. Masaya na yun eh. Kaya siguro, it takes also panahon, dahil marami rin akong time na nakaka-attend ng mga birthday party, kasiyahan. And isang ina-assess ko yung buhay ko na, kung ano, parang pare-pareho lang naman. Kakain ka, kukwentuhan kayo. Nandun lang kasi. Pero, ngayon parang, bago ko pa nabasa itong Ecclesiastes, parang pakiramdam ko mas nakaka-attend din naman ako ng funeral. May, siguro, sometime 4 years ago, namatay yung kaklase namin ni Kapatid Dakling nung high school. Umattend ako noon funeral. Lahat ng mga kaklase ko nasa labas na eh. Nakapasok na sila kasi late akong dumating. Pagpunta ko, nagulat ako, ano na, yung parang may program. Sakto pagkarating ko, tinawag ako nung nagpo-programa, may sasabihin ka ba sa namatay? Nagulat ako kasi biglaan, no? Tapos wala akong, siyempre, speech yun. Tapos nandun lahat ng mga kamag-anak, iiyak yung asawa, iiyak yung mga anak. Bago ko tumayo, sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala kung nasasabihin ko. Sa'yo manggaling, huwag sa akin. At ang nabanggit ko is yung sa Ecclesiastes. Ang Panginoon, siya lang ang nagbibigay, siya lang ang may kakayahang kunin. And yun yung pinaka-popular sa lahat ng mga funeral, yung Ecclesiastes. God is able to give and God is able to take it away. Ganun lang yun. At sinabi ko lang yung hope na lahat naman tayo ay darating doon. Pero yung hope na makakasama natin yung mga mahalan sa buhay. Pero mas greater hope na dapat tignan natin yung makikita natin ang ating Panginoong Hesukristo. Secondary na lang yung makita natin yung mahal natin sa buhay. Kasi yung iba, nag-hold pa rin, nag-held pa rin. Dali, magkita na lang tayo doon. Iyakap mo na ako kay tito, kay tita. Makikita rin naman kita. Which is good. Pero, in reality, ang Ecclesiastes, pag may namatay na, nagdiriwang. Kung siya'y mabuti, nagdiriwang mga anghel sa langit. Dahil na-prepare niya yung kanyang buhay, na-ihanda niya yung kanyang buhay, natapos ang kanyang buhay, natapos ang kanyang takbuhin. Kung yun ay mabuting nilalang, nagdiriwang ang mga anghel sa langit. Automatic, ang Diyos masaya rin. Although sa atin, nalulungkot tayo kasi physical yung mawawala eh. But yung hope na makikita, yun yung sinasabi rito. Hindi lang sa Ecclesiastes, yan din yung sinasabi rito sa Revelation. Yan din ang pangako. Pero may greater pang pangako dyan. Diba? Yung makita natin yung Creator, gumawa sa atin. Yung mabibigyang imahe, yung pananampalataya na meron tayo ngayon. Hindi ko sinasabing bulag yung pananampalataya natin. Hindi lang nakikita ng naked eyes natin yung sinasampalataya natin physically. Pero nararamdaman natin, at pag dumating yung time na yun, yung hope na makikita natin ng harap-harapan, makakausap natin. Sasabihin niyo sa atin kung ano mga ginawa natin sa mundo. Pag-uusapan natin kung ano yung mga bagay na nandito tayo habang nasa mundo tayo, ano yung mga pinapahalagahan natin. Kaya, may iinggit ako sa inyo, mga kabataan, kung sa edad nyo yan, nalaman nyo na ba, mas importante pala yung pagdalos sa mga funeral ng kakilala. No? But again, sabi ko nga, maraming sitwasyon eh. Yung binigay ko lang naman sa inyo, yung pinakamahirap na sitwasyon. But, God will make a way, but deserve ng puso. Kung ano yung nasa deserve ng puso, doon gumagawa ang Panginoon ng way. Kasi kung deserve mo talaga, handaan, baka doon ka pa rin nadalhin. Pero kung deserve mo ba, magpagaan ka ng puso ng kaibigan mo, baka later on may bonus, maka-attend ka pa sa susunod pang handaan ng ano. Ganun tumitingin ng Panginoon sa damdamin. Kung ano yung pinapriority natin. No? Kaya wag natin i-priority yung ano, yung more on kasiyahan. Nandiyan naman yan eh. Actually, sa pamilya nga lang. Yung iba kasi ginagawang scapegoat or pagtakas sa buhay, yung kasiyahan sa iba. No? But matutusin, pwede niyang gawin sa tahanan yun. Pwede niyang. Doon simulan. Kaya, I envy sa mga
Christians, sa mga kapatiran natin na sa murang edad, maintindihan nito. Para niya, hindi tayo katulad ni Haring Solomon at the last moment ng kanyang life, tsaka lang niya nakikita itong mga bagay na ito. Kasi siya ay clouded na rin ng mga kanyang ginawa. Pero magandang bagay, dahil nga, dumating sa atin itong kasulatan ng ating Panginoon sa tulong ni Haring Solomon. 15 to 29. Pakibasa yung 15 to 29. Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namamatay sa kanyang katuwiran at may masama na humahaba ang buhay sa kanyang masasamang gawa. Huwag kang lubhang magpakatuwid ni huwag kang lubhang magpakapantas. Bakit sisirain mo ang iyong sarili? Huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmang man. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Mabuti na ikaw ay manghamak dito o dito doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay, sapagkat siyang natatakot sa Diyos ay lalayo sa lahat niyaon. Karunungan ay kalakasan sa pantas na higit kaysa 10 pinuno na nangasabayan. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Huwag rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin. Sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan, aking sinabi, ako'y magiging pantas ngunit malayo sa akin. Ang nilikha ay malayo at totoong malalim. Sinong makaabot? Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam at sumiyasat at humanap ng karunungan at ng kadahilanan ng mga bagay at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan at ang kamangmangan ay kaululan. 25. Hanggang 29? Ay. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa sa kamatayan, sa makatuwid bagay ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag at ang kanyang mga kamay ay gaya ng mga panali. Ang nalulugod sa Diyos ay tatakas sa Kanya, ngunit ang makasalanan ay makukuha niya. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na inaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan na hinahanap pa ng aking kaluluwa, ngunit hindi ko nasumpungan. Isang tao sa 1,000 ang aking nasumpungan, ngunit isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginagawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsisihanap sila ng maraming katha. Amen. Salamat sa pagkakabasa. It's about life and righteousness. Yung buhay dito at saka yung katuwiran, yun yung general na meaning nung binasa ni Pastor Eugene. But tingnan natin isa-isa kasi may mga magagandang ano rito eh. May mga magagandang point out dito. Bago tayo pumunta dun sa verse 15, yung verse 14 dito, verse 13, yan. Gunitain mo ang gawa ng Diyos sapagkat sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot, no? Yung mga ginawang baluktot ng tao, sino ba makakapagpatawid doon? Panginoon lang. Kumbaga, yun niya, may mga tao na sa tingin niya, magagawa niya lahat, na may tutuwid niya ang kanyang buhay, sa tulong ng Panginoon. Dapat sa tulong ng Panginoon palagi. Then, dun sa verse 15 na, nung binasa ni Pastor Eugene, ayan, ito, sisimulan natin sa verse 15, lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan. Sabi ni itong mga ngaral at we know for sure na si Haring Solomon ito, no? Sa majority ng kanyang buhay, walang kabuluhan. Sa
Saan ka naman kasi nakakita na ikaw ay magkaroon ng ilang asawa? Ilang asawa? Hindi, asawa muna. Legal ba? Legal, sa paningin nila illegal. Iba pa yung concubine. In total, 1,000 siya. At ilan yung wives and concubines? Sinabi yun eh. 700 wives and 300 concubines. Kaya naging 1,000 total yung kanyang naging babae. Eh as dito, nakikita nyo sa bandang huli. Ako hindi tayo mag-agree rito. Kasi, nag-agree lang ako kasi nangyari sa buhay ito ni, ano, ni Haring Solomon. Sa verse 28, ni hinahanap pa ang aking kaluluwa, ngunit hindi ko nasumpungan. Isang tao sa 1,000 ang aking nasumpungan, ngunit isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Parang mas okay pang makakita siya ng magdi-disagree lahat ng babae, magagalit kay Haring Solomon. Parang sinabi niya, in general, masasama yung mga babae. Kasi parang ganun tinitignan yung... Pero kung totoo sa experience niya, naligaw kasi siya eh. Sa dami ng naging babae niya, wala kaya nandun yung pagsisisi niya na makasumpong lang siya ng isa, yung 1,000 na yun, baliwala na lahat. Di ba? Kaya, ano yun eh, sa point of view, hindi natin paniniwalaan na, oh, basta babae, masama yan. Hindi ganun. But sa buhay ni Haring Solomon, parang pinapakahulugan niya na naging walang kabuluhan yung kanyang pamumuhay na siya ay nag-asawa ng napakadami. At hindi niya nasumpungan yung kaligayahan. Sabi mo, nag-asawa ka ng ganung karami, pero hindi mo pa rin nasumpungan kung ano yung ano, masaya. Kaya ipagpapalit niya yung kung nasumpungan niya. Pero pinagkalooban siya ng Panginoon. Kaya nga, yun yung maganda sa Songs of Solomon after nito Ecclesiastes. Kasi sa 1,000 na yun, merong isa. At hinayaan ng Panginoon na maisulat yun. Pero yan, masyado na akong nag-i-introduction sa Song of Solomon. Pero wala pa tayo sa halos na napatapos na Ecclesiastes. Pero nabanggit ko lang kasi ito yung na sambit ni Pastor Eugene kanina sa verse 28. No? So ano pa yung mga magagandang points dito? Habang hinahanap nyo, babasahin ko lang yung mga sinabi ng ating mga kapatid. Yan, si kapatid na Janelle, sabi niya sa funeral daw siya, si kapatid na Arthur, sa funeral din pupunta. Yan. I hope ha, kaso baka mamaya pag may handaan na dito, may lechon dito sa funeral ha. Cookies at kape. Oh, parang inihila ako ng lechon eh. No? Tinuturo mo na naman si kapatid na hila rin. So, I mean, I hope, ano yun, sa tunay na buhay Kristiyano, ma-apply natin yan. So, marami naman nagbanggit ng funeral ang punta. Yan si kapatid na Arnel Palomar, kapatid ni, ano, ni kapatid na Joel. Sa akin po, funeral, kasi po isang beses lang po mamatay yung tao. Yung birthday party, pwede pa sa susunod na taon. Yan, in practical, ano, no? In practical view. Sabi ni Pastor Junior, sa patay, yan, kasi sa Ecclesiastes 7 verse 2, maigi ang pasabahay tangisan kaysa bahay ng pistahan sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao. Nandun yung kahalagaan, nandun yung value. Hindi sinasabi ni Haring Solomon na walang value yung birthday, di ba? Pero sinasabi niya na mas may importante diyan yun yung mga kamatayan. Sabi ni kapatid na Jonel, sorrow is better than laughter. Yeah, sa Ecclesiastes, nabasa natin ito, 7, 3, and 4. Yeah. So babalik tayo sa verse 15 and 29 na kung saan buhay at katuwiran yung mga nabasa rito. Marami eh, maraming good points eh. Unless na meron kayong objection or nakikita nyo na conflict or katanungan. Meron po ba? Ayan, sige. Sabi ni kapatid na Joanna, maganda yung verse 23. Basahin natin. Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan, sabi ni Solomon. Aking sinabi, ako'y magiging pantas, ngunit malayo sa akin. Ang nilikha ay malayo at totoong malalim. Sino makahaabot? Yung nauna, ito kasi yung kahulugan nung nauna, may mga taong nagpapakadalubhasa. Yung too much talaga, yun ay masama. Alam natin yan eh. Kahit ba parang mabuti? Sabi nga rito, yung sobrang pagpapakatuwid, nasan yun? Actually, matuwid na yun eh, pero 16 yan. Sabi, huwag kang lubhang magpakamatuwid. Masama rin pala yun. Actually, kung magiging sobrang lubhang matuwid, baka hindi naligtas ni Rahab yung dalawang espiye.
Kasi sa sobrang magiging matuwid niya sa mga Canaanites, itinuro niya siguro yun, nagtatago dun sa kisame yung ano, yung dalawang ano. Pero pinakita niya yung tamang katuwiran. Itinago niya yung tao ng Diyos. So yun yung matuwid. Yung sobrang matuwid, naging ano siya, honest siya dun sa masama. And many more. Isang ano lang yun, isang example lang yung sinabi ko sa inyo. Maraming example yung sobrang pagiging matuwid. Masama rin yan kasi, ano yun eh, sobra siya eh. Huwag kang lubang magpakapantas, yun naman. Again, pag-aralan din natin ilang beses na uubusin ng mga scientists. Although na bigay nila yung quality ng buhay na meron tayo, ba't ako naniniwala kahit hindi dumating yan, ipagkakalob ng Panginoon yan. Sabi ko nga sa inyo, ano, walang binabalansi ko yung may mga bagay tayong equipment na meron ngayon, tinitignan ko. At sa panahon na wala tayong mga ganito, actually, pagpapalit ko nga siya kung maibabalik lang din yung mga kapatiran natin para makasama natin. Ganun ka-importante yung paglilingkod. Ganun mas malalim. At ganun din tinitignan ni Haring Solomon pagdating sa pagpapakapantas. Kahit ba i-google mo lahat ng oras mo. Sino nga ba yung mga scientist? Di ba? Pinapangalan nila. Kaya nagiging ano siya, nagiging inspirasyon ng ibang mga estudyante. Kasi, uy, si Watts, yung Watts, kilowatts, yan, eh, na-invento yan ng isang doktor o isang scientist na apelido ay Watts. W-A-T-T-S. Yung nakikita natin sa Meralco ngayon na salitang wattage, Watts. Apelido yan tao. Minsan nainganyo sila. Gusto ko mag-invento para maging tanyag din ako. Eh, napag-aralan natin dito, ang katanyagan ay nawawala. And dito yan sa lupa. Yun ba yung gusto nating maiwan? Yun ba yung gusto nating maiwang legacy? No? Kaya ngayon, mga politiko ngayon talagang puspusan dahil nakikita nila na gusto nilang iwanan legacy kasi ito sa, based on my opinion, yung yumaong President Pinoy. Kasi talaga namang wala na siya. Ang dami pang sinasabi ng mga tao. Ang dami pang masasakit. No? Wala na siya in physical eh. Pag kayo ay nagbabasa ng mga comments sa social media, anong makikita nyo? Patay na yung, wala na yung tao, pero asasama pa rin ang sinasabi. Kaya natatauhan ngayon yung mga ibang politiko na, uy, ayusin ko na kaya kasi ito na yung legacy na gusto kong maiwan, gusto kong malinis yung pangalan. Nasabi naman sa Ecclesiastes yan. Mas maigi yung malinis na pangalan. Pero mas maigi kung iiwan natin legacy, ay nagpapatuloy tayo na naglilingkod. Yung iiwanan natin sa mundong ito, hindi para makilala tayo, kundi may partake tayo dun sa kautusan ng ating Panginoon. No? Yung iiwan natin ay mag-grow. Masaya na tayo dun. Hindi yung para tayo ay maging tanyag, makilala, maging sikat. Dahil lahat yan ay mapupugnaw at mapaparam sa ilalim ng araw. Dito sa ilalim ng sanglibutan. Okay? Patuloy tayo. After 29, tayo ay didiretso na sa chapter 8. Yan. Verse 1 to 9. So, ito yung sa mga namumuno, I think. Ecclesiastes chapter 8. Verse 1 to 9. Pakibasa po. Ten verses. 1 to 9. Sino ang ipapantay sa taong matalino na nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang karunungan ay nagpapasaya sa mukha ng tao, pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. Sundin mo ang utos ng hagi at huwag padalas-dalos sa pagbibitaw ng pangako sa Diyos. Lumayo ka sa harap ng hari at huwag mong ipagpipilitan ang anumang labag sa kalooban niya sapagkat maaari niyang gawin ang lahat ng kagustuhan niya. Ang utos ng hari ay di mababali at walang nakakatutol sa anumang gawin niya. Ang masunurin ay di napapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan at kung paano dapat isagawa. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit di natin ito lubusang nalalaman. Walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin
Gayun din, hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makakatakas. Lahat ng ito ay nakita ko habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa buong mundo. Ang iba'y may kapangyarihan at ang iba naman ay api-apihan. Salamat sa pagkakabasa ng verses 1 to 9. No? Actually, ano yan eh. Totoo rin. Kahit nga sa panahon niya, pag nagkagera, lalo na ngayon, sa tayo makakapagtago pag nagbagsakan lahat ng mga bomba na yan eh. Eh, dito pa naman sa Pinas, hindi uso yung mga underground, mga bankers, siguro may mga mayayaman lang. Yun lang ang capable no, na makakagawa. Pero again, kahit pa rin, no? Totoo pa rin itong nakita ni Haring Salomon na mga gera na nasaksihan niya. Sa mga, lalo na yung mga last life ni Haring Salomon. Kasi may kapayapaan nun eh, nung may wisdom at karunungan siya na galing sa Panginoon na ginagawa niya. But nung nagkasala na siya, napag-aralan natin sa Kings, nagkaroon ng unang gera doon sa katabi ng, ano, ng Israel. So lahat yan nasaksihan din ni Haring Salomon. Ngayon din sa kapangyarihan ng hangin dito sa verse 8. No? Actually, totoo rin yan. Pag may bagyo nga darating, wala nang magagawa eh, di ba? Sasabihin na lang ng mga NDR, NDRMCC ba yun? Or, ano? ang daming R eh, ang daming rin yung C. Maganda na lang. Panonoorin na lang sa satellite yung malakas na hangin na parating. Lalagyan na ng mga hollow block sa bubong. Yung mga kubo, lalagyan na yan ng ano, ng tali, yung mga halaman. Yung mga signage, binababa na lang yan. Kasi hindi nila mapipigilan eh. Ganun yung isa ng tao, parang ang gusto niya, in all power, magawa niya eh. Pero, para lang din yung hangin na nag-grasp ka, eh no, kung kukuha ko, hindi ko naman makuha, hindi ko maipon, hindi ko siya makuha, sa kamay ko ha. But in philosophically, sabihin, gumamit ka ng ano, supot, makukuha mo yung hangin. But sinabi kasi rito sa Ecclesiastes sa kamay mo, hindi mo siya barely makukuha. So ganun yung ano, sinasabi ni Haring Salomon na anong mga way para mapigilan itong hangin or ano, yung sabi pa rito, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Di walang kapangyarihan siya sa karawan ng kamatayan at walang dahilan sa pakikipunyaging yaon ni maliligtas siya ng kasamaan na taglay niya. Kahit na ang tao magpakadalubasa sa lahat, malaman niya lahat, hindi pa rin ito ma-uncover yung mystery, lalo na sa kamatayan. Maraming nagsasaliksik, anong meron after kamatayan? May mga librong bibilin about next life, meron daw na namatay na, nakita niya yung ano, bumalik siya sa buhay, but really I doubt it na lahat siya ay nangyayari. Dahil mas paniniwalaan ko itong mga sinulat sa Biblia kaysa doon sa mga testimonial na minsan hallucinating, no? Marami rin kasi yung librong ganyan para lang bumenta, para mabenta yung libro. They create, yes. Yeah, mga reincarnation, nagbibigay ng hope. Oh, gusto kong maging paru-paro next life ko. Ipis. Tapos apakan ka lang. Gusto ko na maging elepante sa susunod, sabi naman niya. So yun, yung mga ganun. Ang tao, binibigyan ng oras yung mga ganyan. Sabi ko nga sa inyo, maraming tao sa mundong ito na noon pa lang scammer na, hindi lang sa mga produkto. Ni-scam nila yung kanilang natapos, no? Nakwento ko na nakaraan para makagain ng ano, ng pera, ng financial, which is hanggang ngayon existing. Pero after nung pinag-aaralan natin, nabasa natin sa chapter 4 na Ecclesiastes, Diyos ang uhusga. Kasi at the end, maaaring natatakasan mo ang justisya sa under the sun. Pero hindi natin matatakasan ang justisya ng Diyos. Kaya napaka-importante na may takot tayo sa Kanya para lahat ng nais natin ay kalooban niya ang masunod, may bigay sa atin. Ano pa mga magaganda yung mga nabasa ni kapatid ni Joanne? Or meron kayo rito na verse na nahihirapan? Sa mga kapatid natin na kasama ko online, I hope gising na gising pa kayo, no? Konti na lang po, tayo po ay matatapos na. And I hope hindi nagahang ang ating social media.
Okay. Next, pakibasa po yung 10 to 17. At gayon din nakita ko ang masama na nakalibing dating sa hukay. At sila'y nagsigawa ng matuwid at nagsialis sa dakong banal at nalimutan sa bayan. Ito man ay walang kabuluhan. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangangalalakagak sa paggawa ng kasamaan. Bagamat ang makasalanan ay gumagawa ng kasamaan na makaisang daan at humaba ang kanyang buhay, gayon may tunay na talastas ko na ikabubuti nilang nangatatakot sa Diyos na nangagtatakot sa harap niya. Ngunit, hindi ikabubuti ng masama ni hahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. May walang kabuluhan na nangyayari sa lupa na may mga matuwid na tao na nakipapangyarihan ng ayon sa gawa ng masama. Muli, may mga masasamang tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng matuwid. Aking sinabi na ito man ay walang kabuluhan. Nang magkagayoy, pinuri ko ang kalayawan sapagkat ang tao ay walang maiging bagay sa ilalim ng araw, kundi ang kumain at uminom at magsaya. Sapagkat tatahang kasama niya sa kanyang gawa lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya sa ilalim ng araw. Nang aking ikiling ang aking puso upang makaalam ng karunungan at walang makita ng gawain na ginagawa sa lupa, sapagkat may hindi nakakakita ng tulog ng kahit araw o gabi man ng kanyang mga mata. Namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw. Sapagkat sikaping mainam man ng tao na hanapin ay hindi rin masusumpungan. Oo, bukod dito, bagaman isipin ng pantas na maalaman, hindi niya masusumpungan. Amen. Salamat sa pagkakabasa. Actually, itong nakita ni Haring Solomon, nakita na rin ito ni Hob. Ito yung life is not fair. Minsan, kung hindi Kristiyano, pag may mga problema rito, unfair naman itong buhay na ito. Yan ang sasabihin. Napaka-unfair ng mundong ito. O minsan, pag sobrang sama pa, napaka-unfair ng Diyos. Di ba? Hindi na yung buhay yung sinisi. Sinisi na yung Diyos. So, itong nakita ni Haring Solomon, na may nakakita na nito, unang-una pang nilalang kay Haring Solomon, yun si Hob. Na napag-aralan natin sa Book of Hob, siyempre, no? Na life is not fair kasi merong mga masasamang tao na hindi quickly judge, yung nahuhusgan agad. Minsan, ganun din tayo, but ito ay napatunayan na ng mga kasalanan. Pero, ayun, nandiyan, pag-aalala pa. May mga brokenness kasi sa law. Pero, ito yung isa na sa mga nakita ni Haring Solomon. Sabi niya, yung wicked daw is not quickly judged. Balikan natin yung ano, since patapos naman na to, balikan natin yung verse 10. At gayon din nakita ko ang masama na nakalibing at nagsidating sa hukay. Nabukas niyo ba rito? Ay, medyo malaki-laki pa rin. At silang nagsigawa ng matuwid ay nagsialis sa dakong banal at nalimutan sa bayan. Ito man ay walang kabuluhan. Sapagkat ang hato laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. So, isa sa mga assessment at napansin ni Haring Solomon, itong mga masasamang to, I will not name, pero may mga politician talaga eh, kahit sa balita eh, sikat eh. Talagang buong halos kamag-anak, talagang namang nangungurakot na eh.
at napatunayan na, sabihin, may justisya na, ganyan. At hindi pa agad na ibababa yung batas, tuloy-tuloy pa rin na ginagawa. Ito na yun eh. Sa panahon ngayon, actually sa panahon noon, ilang libong taon na nagdaan, it's the same. Na may mga masasama tao dahil hindi na judge quickly. No? At yung mga fault na yun, yun yung fault na sa mga sistema ng hustisya. Yun na yung mga fault at kasalanan na rin ng mga husgado. Dahil sinabi rin naman sa Bible, wala namang ano eh, perfect na judge eh. Yung gusto ng Panginoon na judge yung hustisya ay yung nakapanalig sa salita niya. Pero kahit sa Leviticus, nung napag-aralan natin, yung mag-judge din, yung may kakayahan na humusga, dapat humusga siya ng patas. Humusga siya ng ano, di ba? Ng ayon sa kautusan ng Panginoon. Pero marami rin ngayon, hindi lang judge. Abogado, lawyer. Kaya nga yung sikat na joke, walang lawyer na makakapunta sa langit. Kasi kahit na alam nilang masama, dahil kliyente nila, kailangan nilang i-ano eh. Ang tag dito, i-depensa. At may na-acquit pa. In reality, may na-acquit pa. Eh, depende kung gano'ng kagaling yung magpaikot. Di ba? Isipin nyo, yung sistema mismo sa mundong ito, eh, may brokenness na eh. But again, hindi yan bago sa nakita ni Haring Solomon noon. Kaya, kahit ako, hindi ako ma-amiss kung nakikita niya kasi walang kabulo niya. It's a life cycle dito sa mundo natin, no? Kaya tuloy pa rin ang kasamaan. May nabasa nga ako isang article, no? Kasi sa Revelation, darating talaga roon na may ilalockdown si Satanas. At alam naman natin, at the end, to cut the story short sa Revelation, si Satanas ay malalagay sa impyerno, di ba? Tama naman, di ba? Nandun. Eh, ang tanong ng isa. Sige, tatanong ko na rin sa inyo. Kasi maganda yung katanong ng isa. Nag-iisip eh, yung isang nagtanong. Kung alam ni Satanas na siya pala ay talagang mapupunta na sa impyerno, bakit pa rin siya gumagawa ng kasamaan? Kasi kung talagang ano, pwede naman siya magsisi. Kasi kilala niya ang Panginoon, takot nga siya sa ating Panginoon Jesus Kristo eh. Kahit nga ang mga diablo lumuluhod sa Panginoon, pero masama pa rin sila. Alam din ni Satanas ang Biblia. At alam din niya na nakasulat siya sa Biblia na pupunta siya at the end sa asupre, sa kumukulong asupre. Ngayon ang tanong, bakit tuloy-tuloy pa rin si Satanas? Tatingin niyo bakit? Destined ba siya? Parang ganun po. Ayan, yun yung sasabihin na destined ba siya? Hindi. Pag sinabi kasi natin destined, kumbaga ginawa siya ng Panginoon na maging masama? Eh ginawa siya na, at original, ginawa siya mabuti. Pinili niya maging masama. Yes, choice. Ngayon, yun ang sagot nung ano, yung sa article na nabasa ko. Sinagot na ganun. Pero napapaisip kasi bakit ganun? Naguguluhan pa rin yung nagtanong. Ngayon, binigyan niya ng example, tao. Si Hitler ang isa sa talagang napakasama na anti-Kristo. Sa panahon na masusukol na siya, sa panahon na mahuhuli na siya, anong ginawa ni Hitler? Nagpakamatay siya. Isipin niyo, ganun kasukdulan ang kasamaan niya na hindi niya hayaan na ibigay niya yung sarili niya at humingi ng tawad at magsisi. Isipin natin na ang kasamaan pala, pag talagang pinili mo ang sukdulan, wala na. Kaya ganun kinumpera. Yung nagtanong tuloy, katauhan, ano? Si Hitler sa kanyang huling buhay, nagsisiba siya, hindi, nagpakamatay pa nga siya kasi ayaw niya magpatalo. Ganun din si Satanas, hanggang huli niya, hindi yan magpapatalo. Hindi yan maniniwala, kahit masabihin niya nakasulat sa kanya, hindi. Gusto ko, lahat ng tao luluhod sa amin. At meron siya makukuha. Nasulat naman sa Revelation yon. Yun ang destiny po. Meron talaga siya mga kasama. Pero hindi ako naniniwala na destiny natin na tayo yun. May choice tayo. Hanggang sa huling buhay natin, mga minamahal na kapatid, itong mga nakikinig, may choice tayo hanggang huli natin. Kung tayo ay sasama doon sa kumukulong asupre na yun. At kung maging masama tayo, hindi yan destined. It's a choice. Tama yan. It's a choice. Sabi sa verse 12, bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na kaisang daan at humaba ang kanyang buhay. Totoo yan eh. Nakita rin ni Haring Solomon niya. May mga masasama na. Ang kasabihan, di ba? Dito nakuha yung masamang damo. Matagal mamatay.
dito yan sa Ecclesiastes, ginagawa nila. Kaya minsan, akala mo yung mga gumagawa ng mga quote, talagang galing sa isipan nila. Hindi galing sa Panginoon yung mga quote na yan. Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisang daan at humaba ang kanyang buhay, gayon may tunay na talastas ko na ikabubuti nilang nangatatakot sa Diyos, na nangatatakot sa harap niya. Kaya, yung mga gumagawa ng kasamaan niya, wala nang takot sa Panginoon. Kaya nga si Hitler, wala na siyang takot. Wala siya takot. What more pa si Satanas? So, destined siya, kung part na destiny niya, dun siya mapupunta. Ako maniniwala, tama yun, Pastor Chito, na destiny niya, na mapunta siya sa impyerno, sa Satanas. Dahil, ang Panginoon nakakakita ng future at nakikita niya ang future based sa assessment sa puso. At si Satanas, yun na yung puso niya eh. Sige po, Pastor Chito. Sige po. Di ba po, our God is all knowing. So, nalalaman ng Diyos na ang taong ito ay masama na, na hindi pa, na hindi na talaga magbabago. Nag-i-interfere po ba ang Diyos doon sa taong yun? Ako kasi, naniniwala, may kapangyarihan ng Panginoon na pwede niyang ano. Pero ang Panginoon kasi hindi niya inaabuso ang kapangyarihan niya. Hindi niya gagawin yun eh. Or may kakayahan siya, pero kung babasihan ko yung salita ng Panginoon sa level ng karunungan natin, kahit ba malaman niya kung ano yung gagawin natin, umaasa siya eh. Nandun sa Deuteronomy yun eh, piliin niyo ang buhay. Nandun pa rin na gusto niya piliin natin yung buhay. Eh hindi natin iisipin na pag pinili kong buhay, alam ng Panginoon. Siyempre, alam niya kasi na-assist ng Panginoon, yun yung nasa puso natin sa mga oras na yun. Ang Panginoon tumitingin siya hanggat maaari nakatingin siya sa present. Hindi siya mahalos, hindi magdadwell ang Panginoon sa future. Kasi yung future na isulat niya na yan, pinakita niya sa atin yung future eh. Pero ang Panginoon, mas importante kung ano yung present. Kung ano yung sa ngayon, na taglay natin sa puso natin. Kasi ang taon, madaling magbago. Sa panahon ngayon, marami ako nakikita. Kahit ako eh, ayokong sabihin na ako ay nananatili kahit ba ilang taon na tayo dito sa Datichi. Minsan iniisip ko, Lord, magpapatuloy ako may takot sa iyo kasi ayoko. Matapilok ako ng isang beses. At mawala lahat ito, itong pinaghihirapan. Gusto ko yung takot ko, manatili pa rin sa iyo, Panginoon. Nandun pa rin yung takot ko. At ngayon, hindi ko alam kung anong, hindi natin maarok ang nasa isip ng Panginoon. Yung totoo niyan. Kaya kung tanong niyo po eh, kung alam ng, sasagutin ko po yung diretso, maaaring alam niya yun kasi makapangyarihan siya eh. Pero sa kababaan ng pag-iisip ko, alam ko hindi inaabuso ng Panginoon ng kapangyarihan. Gagamitin niya yung sa tama. At yung tama, yung present. Magbe-base siya sa kung ano yung araw-araw nating pamumuhay. Doon niya tayo titingnan. At doon niya tayo huhusgan, mga minamahal na kapatid. Huwag kayong maniniwala na sa bandang huli na lang ako magsisisi. Counted yan, lahat. Pag humarap tayo sa judgment day, wala nang time doon, wala nang oras. Huwag niyong iintindihin yung oras na ganito. Pag napugnaw na ang mundo, pag dumating tayo sa Revelation, magandang paliwanag. Pag nawala na ang langit at ang lupa, may iiwan na lang tayo para husgahan. Wala nang time. Kaya hindi tayo yung maghihintay na tagal naman ako husgahan ng Panginoon. Bo-board na ako. Hindi. Darating yung time natin na sasabihin ng Panginoon, ipapakita niya, ito yung mga nagawa mo. At nakakahiya. Alam ng Panginoon yung harap-harapan, kakausapin ka, ito yung mga ginawa mo. Ito isa-isa yun, ito isa-isa yun, ito isa-isa yun. Kaya doon dapat ma-develop yung takot natin sa Kanya. Sa Revelations din, pag dumating yung Panginoon, lahat ng mga tao na may takot sa Kanya, maghahanap ng kuweba. Isipin niyo, pag dumating si Jesus Cristo, lahat matatakot. Kasi alam niya lahat ng mga ginawa. Alam niya lahat ng kasalanan. Kaya kung magbabalik loob sa Panginoon, mga minamahal na kapatid, sa mga nakikinig at makakapanood ng replay na to, wala nang ibang best na time, kundi ngayon. The best time is always the present time. Walang mas importante pang timing para sa tao ang magbago agad-agad. Kaya kung kayo nakikinig, mga minamahal na kapatid, may problema kayo, may mga bagay kayong kinakatakutan, mas katakutan natin ang Panginoon. Mas katakutan natin yung judgment day. Medyo yung Revelation, so binabasa mo, nanginginig din ako din eh. Dahil talaga namang ang Panginoon ang may hawak lahat. At pag dumating yung pagkakataon na yun, nahaharap tayo in boldness and in spirit. Di ba?
Yun na yun. Sana hindi tayo makasama dun sa asupre. Sabi sa verse 13, ngunit hindi kabubuti ng masama ni hahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino sapagkat siya hindi natatakot sa harap ng Diyos. So, ganun lang si Satanas, ganun din si Hitler. Kaya yung talagang walang takot sa Panginoon, yan yung karumal-dumal at talagang sabi nga, sagad sa hanggang buto. Kaya nila nasabing sagad hanggang buto kasi yung flesh natin, yung pinaka-inner, buto na kasi yun eh. Yung pinaka-last na layer ng pagiging katawang lupa natin, buto. Yung marrow, yung loob, yun yung pinakaulo. Kaya nga sinabi yung sagad sa buto ang kasamaan, wala nang takot sa Panginoon. Yan. Okay, na magkagayo pinuri ko ang kalayawan sapagkat ang tao ay walang maiging bagay sa ilalim ng araw. Kundi ang kumain at uminom. Ito yung binanggit ko kanina, sleep, eat, play, repeat. Yan, tama yun. Repeat. Di ba? May t-shirt pang ganun eh. Pinapromote pa yung ganung life cycle. Parang masaya pa siya na ganun ang buhay. Pero mali yun, mga minamahal kapatid. Sa ilalim ng araw, kundi ang kumain, kanyang gawa, at lahat ng mga parawan ng kanyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya sa ilalim ng araw. Lahat ng buhay, lahat ng araw, pinagkaloob ng Panginoon yan. Kaya ang linaw dito, kaya pagising natin sa umaga, pasalamatan natin, no? Kung ano yung araw na yun. Dahil ipinagkaloob yun ng Panginoon. At kung hindi man ay ipinagkaloob at kinuha na, nagpasalamat pa rin tayo. Kasi sabi nga rito, di ba, yun ang kapanganakan eh, ang kamatayan, kapanganakan. Mag-iiba talaga mga minamahal kapatid ang pananaw natin pag leaning towards tayo sa Christianism, sa pagiging Kristiyano. Mag-iiba talaga tayo sa mundo na meron. Ang mundo kasi gusto niyan kasiyahan, kaligayahan. Pero again, hindi masama ang i-celebrate ang birthday, magpasalamat. Pero syempre with humbleness and walang kalayawan, walang kasamaan na nangyayari, walang paglalasing. Sinabi naman ng Ecclesiastes, yung ipagdiwang na yun, ipagdiwang din yan eh. I-celebrate ang katagumpayan, makagraduate, lumabas ang pamilya, kumain, ang simple. Diba? Iyon yung ano, meaningful life under the sun. Sabi sa verse 16, ang aking ikiling ang aking puso upang makaalam ng karunungan at upang makakita ng gawain na ginawa sa lupa. Eh, open and close parenthesis, sabi, sapagkat may hindi nakakakita ng tulog ng kahit araw o gabi man ng kanyang mga mata. Sabihin, ano ito yun, talagang halos nagpakapuyat na eh. Siyempre, may kapatiran tayong nasa call center, yun, medyo yun yung may kahirapan din ng sitwasyon. Pero hindi mo na ako naniniwala na ang paglilingkod dahil yan eh, mahirap eh. Kung sa mga bagay, nakagagawa tayo ng paraan, what more pa para sa Panginoon na tayo ay hindi makagawa ng paraan? Ano pa ang schedule yan, mga minamahal na kapatid? Sabi sa verse 17, namasdan ko ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw. Sapagkat sikaping mainam man ng tao na hanapin ay hindi rin masusumpungan. Oo, bukod dito, bagaman isipin ng panhas, ang malaman na hindi rin niya masusumpungan. Science. Actually, ang science, naniniwala lang siya sa mga bagay na may reason dito sa mundo. Pero kahit anong pag-aaral nila, wala ang makakaarok. Universe nga lang, hindi pa nila maaarok talaga. Kahit ilang libo ako naniniwala, maparam na tayo rito, yung mga susunod na generation. Sino makakapagsukat ng pinakadulo ng universe? Wala. Kasi yan, naisulat niya dito kahit na talastasin ng tao, maubos ang kanyang buhok, oras at ano, hindi niya masusumpungan, sabi rito. Hindi niya malalaman yung mga reason. May mga bagay na para sa Panginoon lamang. At kung ano lang ang nireveal ng Panginoon sa atin, yun yung importante. Kaya nga nireveal niya yung Proverbs kasi importante yun para sa ating practical na pamumuhay. Nireveal din Ecclesiastes na nakita ni Haring Solomon, binabalance, ina-assess niya yung buhay sa ilalim ng mundong ito, ano yung may mga value sa wala. Eh nakikita natin na napaka mapapalad tayo. At patuloy ka sasabihin, magpalad tayo, kahit makunti tayo, ay makakapanood ng replay, or magbabasa kayo ng Bible kung ayaw nyo makinig sa tagapagsalita. Basta matutunan nyo na magbasa ng Biblia, magbago ng pag-iisip, mamuhay. Go on research, go on finding the kingdom. Maganda yan. Maganda yan, kasi yan ang nasa puso mo eh. Pero kung ang nasa puso mo ay maging tanyag,
maging mayaman. Yun yung priority. Yun yung priority, ha? Again, yun yung priority. Walang kabuluhan yan, mga minamahal na kapatid. Okay, I think that's all na tayo ay nakatapos ng apat na chapters, 5, 6, 7, and 8. Kung wala pong katanungan dito sa mga kasama nating kapatid sa face-to-face, dito po sa live, sabi ni kapatid na Jonel, gusto niya po mas marami ang makasama niya sa impyerno. Yun, si Satanas. No? Nanghihikayat talaga siya. Gusto niya ano, may makasama. Gusto niyo bang samahan si Satanas? Sabi ni kapatid ni Jael, okay, yung pagpili. Katulad na sinabi ni kapatid na Giovanni. Okay. So, kung wala na pong karagdagan, may karagdagan ba kayo sa mga nang napag-aralan? Assessment? So, nakita niyo? Pastor Kito, meron ka bang... Basahin ko lang po yung sa... Sige po. 29, ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon, nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak, magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kawatsang ito. Gusto ko lang iparating na inihayag na po ng Diyos ang ating kaligtasan ng kaparaanan kung paano tayo maliligtas. Kaya kung meron po tayong doubt na katanungan, sa Diyos na po yun. Sabi po, ang lihim ay para sa ating Panginoon Diyos. Amen. Salamat po sa paghanap nung verse na yon. Kasi sabi ko nga, maraming mga tao na talagang gagawa, ubusin nila yung oras nila para dun sa kung anong meron sa nilikha ng Panginoon. Pero tama yon. May mga ginawa ang Panginoon na para sa Kanya lang. At kung gusto natin malaman, panatilihin lang natin maging matuwid hanggang sa huling buhay natin. I-reveal ng Panginoon niya sa panahon na yon. Papakita niya yon. Pero sa ngayon, kung ano yung ipinakita niya, itong nire-reveal niya, ay ito yung tanggapin natin. And ito ngang nire-reveal ng Panginoon, nasa nahihirapan pa tayo eh. What more pa yung talagang ano, di ba? Sige, si Pastor Eugene. Napagdaanin natin yung verse kami na sinabi na huwag kang lalong magpakatangkas kasi sisiraan mo. Kaya yun po sa uling verse, yung team sa sana. Pati po sa ano, minsan nangyayari din po yun sa pag ano yung sobrang talino sa Biblia. Nasisira din yung verse. Naalala ko po yung kwento ni Lord. Dati na meron siyang mga nalilang klase sa kanyang pinag-aralan na Talbot School. Tapos yung mga tumagal na po yun, naging mga mayayabang po daw yung mga sa amin namin kasi sobrang tatalino daw po sa salita sa Biblia. Pero yung may napanood din po ako na sa sobrang ano, pag-aaral ng Bible, inaral na ito. Tapos, ano po, basta yung Diyos na po yung oras mo, pero yung napalood po siya, ginagamit niya na po yung salita ng Diyos para maaway ng tao. Kagaya sa pamilya niya po, sinasabi niya na, pasakot ka sa akin kasi ako yung asawa ng Diyos. Kaya sinasabi dito na, well, parang masyado na, kasi sisira ng Diyos. Tama yun. True to life yan. Kahit hindi pa Bible, yung talagang nag-aaral lang law, estudyante pa lang, nagsusuicide na eh. Minsan talagang nababaliw na, nasisiraan na ng bayit. Yung pag-aaral ng Biblia, meron din yan, nasisiraan. Hindi kasalanan ng Panginoon yun. Actually, yung desire ng puso niya kung ano meron. Bakit, ano, di ba? Sa sobrang pagsasiliksik niya, pagre-reason out niya, siguro doon nangyayari yun, no? At yung isa pang example na, yung mayabang, nagiging, minsan ginagamit din ng salita para sa katanyagan, pag-aralan din natin. So, nasa kamay talaga natin, mga minamahal kapatid. Pero ito sa Ecclesiastes, ipinakita niya sa mga kamay natin kung paano natin i-handle ang buhay. Kung paano natin titignan ang buhay sa mundong ito kung walang ating Panginoon. Kaya, yung, yes, true to life yun, may nababaliw talaga sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi pa naman tayo ganun. Kasi ang ganda ng ginawa natin na unti-unti nating nauunawaan, story from right to beginning. At syempre, yung damdamin, pinaka-importante. Kung yung puso naman natin talaga, ano ba ang reason kung ba't tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Ano bang reason? Ang purpose ko, hindi naman para lang matapos to. At ano eh, kung tutusin lang yung matapos, nakapagbasa naman ako ng Bible. Pero hindi enough yun eh. Hindi enough yun kasi ang kautusan ng Panginoon, ipalaganap ang salita ng Panginoon. Wala pa rin ako sa point na sasabihin kong dalubasa, hindi. At kailanman hindi ko aariin yun.
Kung ano man yung binabanggit ko at sinasabi ko dito, galing sa Panginoon yung walang galing sa akin dito. Wala ni isang katiting na galing sa akin dito. Yung mga galing na istorya, eksperyensya, binigay din ng Panginoon sa akin yan eh. Kaya siguro may mga taong nababaliw na gano'n because nakafocus sila sa sarili. Kaya hindi Bible lang may kasalanan, hindi salita ng Panginoon na may kasalanan. It will fall pa rin sa desire. Ayan, babalik tayo sa nais o nasa ng ating damdamin. So yun mga minamalaba, kapatid, huwag tayo matakot na hindi tayo mababaliw sa pag-aaral ng salita. Kasi marami tayong marirealize. At sa akin, continuous learning din to eh. Nakakatawa kasi, next year, 3 years na tayo. At nandito pa tayo sa Ecclesiastes, Songs of Solomon. And next year, may awa ang Diyos, Isaiah. Pero isipin yung 3 taon na ang dami nangyari. The more na lumalapit tayo sa Panginoon, ito ang tatandaan nyo, the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na maraming downs tayo sa buhay. Marami tayong problema ang darating. Pero napag-aralan natin itong Ecclesiastes, maunawaan natin na meron yan. Dahil pinaghahandaan natin yung pinaka-ups, yung up talaga pagdating sa langit. Kaya mga minamahal na kapatid, manatili lang tayo. Huwag tayong mapapagod, maghihimagod. Huwag din tayong patay-sindi. Kung kaya natin maging consistent, kasi yun naman ang, ano eh, yun naman ang nais ng Panginoon, maging consistent. I-judge tayo, hindi naman sa huling gawa natin. Diba, ilang beses kong ikukwento sa inyo, huwag niyong titignan na ang Panginoon niya, sanabi niya, parang magnanakaw pagdating. Pero ang tingin natin sa sarili natin, ano yan eh, ngayon na akong ano. Ang gusto ng Panginoon kasi ngayon ka na maghanda, araw-araw. No? Isipin mo na as ngayon siya darating, as bukas siya darating. Ganun ang gusto ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, Heso Kristo, hindi yung araw na dumating ako, ano ang ginagawa mo. Pag dumating ang ating Panginoong Heso Kristo, ano ang ginawa mo habang wala ako? Yan ang tatandaan nyo. Hindi sasabihin ng Panginoong Heso Kristo pagdating niya, anong ginagawa mo ngayon? Hindi yon. Pagdating niya, anong ginawa mo anak habang wala ako? So we have to summarize that. Kailangan natin maging consistent. Gaano kahirap ang buhay? Gaano man ka-hardship? Gaano pa man problemang maraming darating? Dahil ang Kristiyano, expected niya dapat. Wala pa maganda 'yan pag napag-aralan natin yung ano, si Job kasi suffering eh. Pero may different pa na topic about na ang suffering talaga kasama 'yan sa ating buhay Kristiyano. Nasa New Testament naman kasi ang daming mga apostoles na ang kaligayahan nila ay pagdurusa. Isipin niyo ha, naging kaligayahan nila ang pagdurusa. Tayo nga eh, birthday party, gusto natin, maligaya. Ayaw natin dun sa funeral, yung pagdurusa. Pero ang apostoles, even si Jesus Christ, nakahanap siya ng joyfulness sa mga sufferings. At dinala niyan hanggang sa krus, mga minamahal ng kapatid. Kaya maswerte tayo, hindi naman ganun ang nais ng Panginoon sa atin. Kasi ginawa niya na yun eh. So, i-bear lang natin kung ano yung krus na meron tayo ngayon. Dahil sa bandang huli, may putong ng buhay. Nandyan yung pag-asa. Okay, sakto. Magpo 4:30 na. Salamat po. May karagdagan pa po ba? Pastor Ray, may karagdagan ka? Wala. Sabi ni kapatid na Jonel, ang buhay ay may kabuluhan lang kapag nabuhay tayong may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Actually, yun yung buong summary naman ng Ecclesiastes. Salamat kay kapatid na Jonel. At sa mga kapatid natin at pastor na nagbigay ng kanilang insights at karagdagan, maraming salamat po sa inyo. At tayo po ay dadako na sa ating panghuling panalangin. Tayo'y pangungunahan ni Pastor Eugene sa ating closing prayer. Tayo po'y magsitayo. Salamat po, Panginoon, sa karunong mga kaalaman. Patuloy niyo pong pinakairan sa bawat sa amin, Panginoon.
pasulitin namin ginagawa namin na kaya bawat napag-aralan namin sa oras na ito ay siya maging dagdag karunong na kaalaman sa aming Diyos. Magang panagdil po namin sa aming karunong na ito tagasunod na po kami. Magpapasalamat po kami sa patuloy na kaginawa at tagagawa sa amin sa pagpunta sa dami ito. Yun din sa mga mahal namin sa buhay sa bawat kapatiran ng ginagawa. Patuloy sa mga oras na ito Panginoon pinagkakatiwala natin. Namin sila sa inyo. Ito na nga po ang namin na lumagay sa amin sa pansamantalang ito. Ihiwalay namin sa oras ng ito na ito. Baunin namin ang pagpapalala at kapayapaan ng Panginoon. Hiningi po kami ng patatawaran sa amin. Gago ang pagpupulang at pagkakasala sa inyo. Ito man po ay hindi ang ito. Hanggang kami tiyakan sa isa ko. Pinagalaman sa pagkabis na pangalan ng Jesus na nagtatapagod.